Hello. Maingay! Good morning, Ma'am Ruby. Good morning, sir. Good morning, everyone. So, good morning, LPTs. So, sama-sama na Yan, naman may tayo mga... dito. Yes, napakaraming LPT, Ma'am, na nagbabalik. Na Yes. nagko-comment sila, yan, nagpapasalamat sa'yo. Tapos na sila magpasalamat sa akin last time. So, ikaw naman yung tinitirada nila dito. Yan, look at the comment section. Sino bang mga namin si Ma'am Ruby? Sino bang Yung mga pumatay kay subscribe date Magellan? namin dyan. Sino ba pumatay kay Magellan? Si Ma'am Ruby yan. Hello. Hello, ako Yan. na naman. Hi guys, ayan, may mga new members tayo. Ayan, welcome sa inyo lahat. Okay, ayan. Nakahusay niya ni Ma'am Ruby. Ayan, isa sa mahuhusay ito. No? Hindi tayo kumukuha na hindi mahusay dito. Ayan. Siyempre, ten at Team Sir Melvin tayo. Okay. Oh, of course. Na, let me just remind everyone na kapag ang lecture kasi, no, minsan, kapag nagpapadrill kami, may mga concepts na iba sa mga natutunan nyo. So, the best thing that you can do is read about it and then give us feedback para maklarify. And always bear in mind na nobody is perfect talaga. We're trying to do everything to be perfect, pero meron talagang margin of error yan. So if we are able to do the lecture, and of course we are now LPTs, got high board ratings, Ma'am Ruby got the top spot. If we are able to do it, given na hindi namin alam lahat, or given na kahit may konting error kaming nakukumit, what more to you na alam na ang mga bagay na tingin mo ay hindi namin alam. Okay? Kahit ako man, 8 season ko na pong ginagawa ang drill na to. Napakarami ko nang nabasa, napakarami ko nang naaral, pero still, I'm a student in heart. Okay? At yun po ang nagpapa-improve sa akin every now and then kapag nagsisimula na po ang season. So apply it to yourself also. Learn to unlearn, relearn, and of course, forget things na hindi mo naman talaga kailangan sa board examination. Sino may sabi dyan? Si Toffler, di ba? Lagi kong nire-remind yan sa inyo na dapat marunong kayong maging flexible at resilient sa inyong mga utak, sa schema ninyo, na hindi lahat ng nalalaman nyo beforehand sa lecture ay tama. The same applies to us, pero we did our best, no? We are giving you the materials na ginamit namin here sa sources para po ma-check ninyo kung legitimate ba ang source natin or doon kayo sa mga natutunan yung iba sa aming mga tinuturo. Then again, do the research kapag medyo may discrepancy. Okay? That's due diligence. Ayan. So, let me now turn over everyone to the lecturer of the day. Sir Melvin will also do lectures every now and then. Maging updated ka lang. Keep posted ka lang sa ating ginagawang padrills dito. Do not worry po, we got you covered. Sagot namin ang Gen Ed at Prof Ed mo. And of course, yung majorship mo kasi meron na tayong mga majorship coaches. And that's a guarantee that will never be taken away from us. Okay? Yun po ang kailangan nyo lang paniwalaan. I-focus ang sarili sa drills para walang lusot sa'yo ang board examination. 90 is just a piece of cake kapag sineryoso ang drills. Agree ka ba dun, Ma'am Ruby? 90 is yes, just a sir. Piece of cake kapag sineryoso? Yes, ayan. Sir. So, of course, yung of ano course, natin, standard natin dito, 90 above. Ayaw namin ng 80. Yes, no? Pero okay naman yun, ha? Hindi namin sinasabing hindi yes. Okay yung 80. Pero ang standard lang talaga na gusto namin makuha ninyo, which is napakarami pong nakakuha, yung 90 na yan. Okay? Dahil binigay na natin lahat, todo na ang drills natin, kahit self-review ka, napakarami pong nakakuha ng mataas na rating at nag-top na self-review. Yung nakatulog, ma'am, yung binidyuhan ng kanyang husband, nakita ko yun, no? Tinulugan yes, lang tayo, top 10 siya. Kung ikaw, sineryoso mo, hindi mo. Yeah, ikaw tinulugan lang yung drill natin. Oh, di ba? Tulog-tulog pa yon, pero kahit sa panaginip nun, may drill pa rin nangyayari doon. So sana ikaw din, no? Kahit naglalaba ka, nagluluto, o kahit ano yung ginagawa mo, just do the drills. Just play the drills. Mag-speaker ka kung kailangan. Di bali nang, wag lang lakasan masyado, baka mabato ka ng iyong mga neighbors, no? Ng iyong mga kapitbahay. So, anyhow, just
ano lang talaga, focus, no? Mag-download ka ng videos, nasa YouTube natin yan. By the way, after the live, you can find the video on YouTube and sa private group. Pero kung gusto nyong updated talaga kayo na hindi ma-delete agad or hindi ma-takedown agad, you know the drill, magpa-member ka lang, okay? That is all in hanggang final coaching. Sulit, legit, siksik, umaapaw at liglig sa kaalaman ng ating offer dito. That's only here in Sir Melvin Boracho's Corner. Okay, let me now hand the platform to the one and only Ma'am Maria Robeline Caniel, LPT. Ma'am, ikaw na po, bahala sa kanila. Share mo na lahat. Yes, sir. Thank you, thank you. Sige po. God bless, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So, okay. Good morning. Good morning sa ating lahat. Okay, so nasabi na lahat ni sir. So, yung standard natin dito is 90 above. Kasi easy na lang yun makuha yung 90 na rating sa ngayon. So, pag nangarap na rin lang kayo, itaas nyo na. Gawin na nating 90 or 95. So, para just in case na mayroong changes, at least malayo ka sa 75. So, mindset lang yan, mindset. Okay, so this morning, we will tackle about a child and adolescent development. This is for March 2024 LET examination. So, ready na ba ang lahat? Okay, so marami kaming pumasa at sa aming Soksay Babies under kay Sir Melvin, yung last count namin is nasa 637 Soksay o Social Studies major yung pumasa last September 2023 LET exam. So ayan, so super happy yung aming mga babies dyan na pumasa at yung mga reviewers ni Sir Melvin. Na sobrang daming pasasalamat yung nakikita namin, mga messages. So thank you so much for joining last season. So ngayon, para sa next season naman tayo magre-review. This is for March 2024 licensure exam for teachers. So ready na ba ang lahat? Okay, so let's start na. So medyo maaga tayo sa araw na ito. Okay, so disclaimer lamang po. All intellectual rights belong to the rightful owners. This is for educational purposes only. So materials used, some of the questions from Lorimar book and some of the questions nakita ko online which is related sa child and adolescent development at yung mga paulit-ulit na ginagamit sa board exam. Okay? Okay, so number one na agad tayo para mahaba yung ating discussion for this morning. So number one, Kimberly allows her seatmate Joyce to copy her answers so that she will appear to her as more intelligent. At what level of Kuhlberg stages of morality is shown? A, pre-conventional for mutual benefit. B, conventional for social approval. C, conventional to obey the law. And letter D, pre-conventional for out of fear of punishment. So, pa-comment na lamang po ng ating mga kasagutan. So, sa ngayon, okay lang magkamali. Huwag lang po sa board exam. So, kung meron kayong mga samples control dyan, so pwede kayong at the same time mag-shade. So, practice shading. Kasi noong nakaraang mga sessions, noong nakaraang board exam, so may mga reviewers kami na medyo kinakabahan, hindi dahil hindi nila alam yung sagot, but kinakabahan sila dahil sa kanilang shading. So practice shading as early as now. Okay, so nakikita ko na yung kasagutan. Mabilis yung comment section. Letter B for Bebe tayo. May pagkakaisa kay Bebe? Okay, so letter B daw ba? Okay, so may A, may B, may C. So naghalo-halo na, nag-mix-mix na yung comment section natin. Okay, so kanino itong stages of moral development? So this is from Lawrence Kuhlberg. So actually, meron tayong tatlo. First, we have pre-conventional morality. Second, we have conventional morality. And yung last is our post-conventional morality. Okay, sabi niya blurred daw. So kindly click na lang po yung tatlong dot dyan sa taas, sa right upper part ng screen ninyo sa YouTube. Tapos select yung pinaka-highest na resolution kasi okay naman po yung end ko dito. So ayan, so kay Lawrence Kuhlberg ito. Okay, so ano daw?
anong sa stage ng morality daw ba kapag ito si Ma'am Kim, pinapakopya na yung kanyang kaklase, ano, kung ako nagkumpiyahan pa talaga itong dalawang ito, na ikukopyahin yung kanyang answer para daw masabi lang ng kanyang kaklase na mas matalino siya. Okay, so nasa ang stage ito? Nasa ang stage? Yes, tama po yung nakakarami. This is letter C. Ay? Wait. Okay. Okay, so number one. Okay, Kimberly allows her to make choice to copy her answer so that she will appear to her as more intelligent. This is letter B po tayo. Letter B, conventional for social approval. Okay, so number one, letter B po tayo. So let's explain po every stages ng moral development theory ni Kohlberg. First, we have pre-conventional morality. So meron siyang dalawang sub-stages. First, we have obedience and punishment. And second is yung individualism or exchange. Or sa other book, sinasabi na yung pangalawang sub-stage niya is self-interest. First, yung obedience and punishment. So pinaka-basic lamang ito. So when we say obedience and punishment, so the child obeys rules para ma-avoid niya yung punishment. Okay? So yung ginagawa lamang dito ng bata is pag yung good, yung nagawa niyang good is rewarded, pag yung nagawa niyang bad is being punished. So ganun lang yung obedience and punishment. Yung second naman, yung self-interest, yung palaging tinatanong dito ng bata is, what's in it for me? So anong mapapala ko pag ginawa ko tong bagay na ito? Okay? So for example, dito sa self-interest, the right behavior is defined whatever believed to her as kung meron ba siyang best interest na makukuha. So for example, yung mentality niya, okay, you will scratch my back, I will scratch yours. May ganun siyang mentality yung bata. Okay? So for example niyan, okay anak, sabihin ng mama niya, oh anak, okay, pwede bang hugasan mo yung plato? So masasabi ng bata, oh ano ba yung mapapala ko pag maghuhugas ako ng plato? So definitely yung mama niya, maybe magbibigay siya ng candy or small treat para sa kanyang anak. So yun yung sub-stages ng pre-conventional morality. Meron tayong obedience and punishment, and meron tayong self-interest na tinatawag. Second, we have yung conventional stage of morality. So meron din siyang dalawang stages. So when we say conventional morality, yung child's sense of morality is based or nakatay doon sa personal and societal relationship niya sa society. Again, yung conventional morality, yung child's sense of morality ng bata dito is always nakakonect sa kanyang personal at societal relationship. So kagaya nitong kay Kimberly, at saka kay Ma'am Joyce nagkopyahan kasi gusto niya maging masabi niya na mas matalino siya kaysa kay Ma'am Joyce kasi nga, pinapakopya niya. So, meron siyang dalawang sub-stages. First, we have good boy and good girl attitude. So, ano naman itong good boy and good girl attitude? Ito yung the child wants the approval of others. Yun yung pinaka-basic lang na gusto ng bata dito. Ang child, gusto niya lang na maging socially acceptable siya, maybe sa kanyang kaklase, sa teachers niya, or sa parents niya. Okay, for example dito, okay. Okay, to show to my parents na ako ay isang huwarang anak. So hindi ako mag-a-absent. Magkakaroon ako ng matataas na grades. So nasa conventional stage pa lamang siya. Nasa sub-stage pa lang siya ng good boy and good girl attitude. When we say naman yung law and order, na isa ring sub-stage sa conventional morality, ito yung the child obeys the law in order to uphold the law and avoid guilt. O sinusunod niya yung batas. Yung pinaka-basic na explanation dito is, I have to do this because the law says so. So ito yung batas, ito yung susundin ko, ito yung masusunod. For example, dyan, for example, sa school niyo, meron kayong school policy na no ID, no entry. For example lamang. Okay? So no ID, no entry. So bilang isang bata na meron pa lang, nasa stage pa lang ng conventional morality, okay, ipa-follow ko yung batas ng school kasi ito yung sinasabi ng school policies. So, kailangan ko itong gawin. So, ganun lang yung conventional morality. So, pagdating naman sa conventional morality, yung bata dito is yung morality niya is completely na-internalize niya yan. Again, sa post-conventional, yung morality dito or yung
behavior na ng bata is completely na-internalize na. So meron, again, na dalawang sub-stages, yung post-conventional. First, we have social contract orientation. When we say social contract orientation, for example, yung isang batas, hindi nagpo-promote sa general welfare ng, for example, ng sangkatauhan, kailangan itong baguhin. Again, pag sinabi natin social orientation contract orientation, I mean, so for example, yung isang batas ay hindi siya naaayon sa general welfare welfare ng sangkatauhan, then that specific batas or rule is should be changed. Kasi ang sabi nga, 'di ba nga sabi sa ano, sa utilitarianism, so the to meet the greatest good of the greatest number. So welfare dapat yung inuuna kapag nasa post-conventional morality stage ka na. And lastly, we have universal ethical principles orientation. So pag nandito ka na sa ito na yung pinaka-highest, so yung individual dito, meron siyang sarili niyang moral guidelines. Yung moral guidelines na yon may or may not fit into the law, for example. So for example, meron violation, for example lamang. So merong violation against human rights, for example, merong inequalities, merong injustice na nangyayari. So bilang isang individual na nasa post-conventional morality, ikaw, dinidefend mo yung principles na dapat meron tayong, dapat nasusunod yung human rights, nasusunod yung social justice, nasusunod yung equality sa society. Kahit na, dinidefend mo yun, kahit na disapproval or worse, baka ma-imprison ka. Okay? So, ang kaya nga sabi nga ni Sir Melvin, sabi niya, ang batas ay hindi batas kapag ito ay alabag sa karapatang pantao. So, pag nandyan ka na na stage, nasa post-conventional stage ka na. So, yung morality mo ay completely na-internalize mo na siya. Okay? Malinaw? So, number one, letter B po tayo. Letter B po. Social approval. So, ina-assume na lang natin na si Ma'am Kim, pinakopya niya lang si Ma'am Joyce is because gusto niya ni Ma'am Joyce na mas matalino siya. That is social approval. Nasa conventional stage for approval pa lang siya. Next. So, ayan na. Na-explain na natin. Okay. So, sa pre-conventional stage, so, nasa 3 to 7 years old. So, yung sub-stage niya again is obedience and punishment and self-interest. Sa conventional stage, meron tayong good boy or good girl attitude and law and order morality. Sa post-conventional naman, meron tayong social contract orientation and universal ethical principles. Okay? Number two, how can mobile games addiction be explained using Sigmund Freud's terminologies? A, the superego blinds the ego. B, id and superego balances each other. C, id exerts too much power over the ego. And letter D, ego overcomes the id. So marami tayong mga LPPs na nanonood. So hello, shout out sa inyong lahat. And congratulations! So number one, letter B po yun. Okay, letter C, CC, dahil hindi ka magsisisi sa letter C. So, hindi ka magsisisi sa letter C, okay? So, how can mobile games addiction be explained using Sigmund Freud's terminologies? Letter C, so meron tayong pagkakaisa ng sosyudad. So, known si Sigmund Freud sa kanyang personality theory. At marami pang iba. So, ang tawag dito is yung tripartite. So, meron tayong id, ego, and superego. C daw for cutie. Oh, ako yon. Ako yon. Okay. Letter C, C, C. Okay, let's explain na lang yung ano, yung tripartite personality theory ni Sigmund Freud. So, when we say id, ito yung basic term na pwede nating i-associate sa id is yung pleasure principle. Okay? Kung ano, for example, yung bata is kung ano lang yung feeling niya makakapagpasaya sa kanya. So, regardless kung meron man siyang ibang
For example, masasagasaan, eh gusto niya yun, yun talaga yung gusto niyang sundin. So, pleasure principle. So, ang sabi ni Freud dito, yung ang id daw, siya yung isa primitive, ito yung primitive and instinctual part of the mind. So, magkakaroon ito ng sexual and aggressive drives and hidden memories. Okay? So, meron siyang instinct lang yung ginagamit niya. Ah, okay, feeling ko tama ito. So, ito yung gusto ko. Kahit na hindi naman pala. When we say naman yung ego, ito yung realistic part of our mind. At ito yung nagmimediate between id at yung superego. When we say naman yung superego namin, ito yung ating konsensya. O, may konsensya ka ba? May konsensya ka ba? Ayan. So, yung superego namin operates our moral conscience. So, siya yung bumubulong, ay, wag yan. Masama yan. Hindi mo yan pag-aari. Wag mong kunin yan. So, yun yung superego. So, again, so meron tayong tatlo, id, ego, and superego. Yung id natin, again, yun yung pleasure principle. So, yung meron siyang, ito yung primitive and instinctual part of our mind. Second, yung ego natin, ito yung realistic part of our mind. And then, siya yung nagmimediate between id and superego. At yung ating superego is yung ating moral conscience. So, yun, mabait daw si superego. Yes, mabait. So, dapat, ikaw, mabait ka ba? Mabait ka pa na guro. Okay, so number two, letter C po tayo. Letter C po for number two. Hindi ka magsisisi basta sa letter C. Hi, Sir Sangkong, sa aming Sokstad babies. Number three. Okay, number three. Research findings show that students' motivation may vary according to socioeconomic background. Which observation can attest to this? A. Students from low-income families are among those likely to be at risk for failing and dropping from school. B. Females are more likely than males earn higher grades. C. More boys than girls become underachiever. And letter D. Gifted students are more highly motivated. So, gifted ka ba? So, A. A for apple na may kagat. Okay, letter A daw. So, welcome po sa lahat ng nandito ngayon. Thank you for joining. Ang aga-aga natin, pero maaga rin kasi tayong makakapasa. Kaya maaga tayo. Okay, letter A. So, meron tayong, we will talk about this tinatawag nating motivation. So, meron tayong dalawang klaseng motivation. First, we have intrinsic motivation. And second, we have extrinsic motivation. So, when we say intrinsic motivation, ito yung innate, innate na bagay na nagpupush sa'yo para gawin mo yung isang bagay. For example, ibigyan na lang natin yung example yung motivation. For example, tayo teachers tayo. So, ano yung nagmumotivate sa'yo para magbigay ng quality education? Ano yung nakaka-motivate sa'yo para magbigay ng quality education sa ating mga learners? So, kung meron kang intrinsic motivation, yung magiging drive mo to perform better, to give quality education sa ating mga estudyante, is yung passion mo for teaching. Yung meron kang empathy towards your learner, with or without sahod man yan. So, ikaw, saan ka nabibilong? Intrinsically motivated ka ba? So, yung passion mo lang yung nagda-drive sa'yo to do better. And while yung extrinsic motivation, there are mayroong mga behaviors, behavior driven by external factors. Okay? Ito yung motivation nagbibigay sa'yo ng motivation externally. For example, ng extrinsic motivation natin, rewards. Rewards, activities, ang best example dito is sahod. Ay, nako, so saan ba yung motivation mo? Intrinsic ba yung motivation mo in teaching or extrinsic? Again, pag intrinsic, yung innate drive mo to do something na kahit na walang kapalit, okay pa rin sa'yo kasi, for example, you are teaching. So, meron ka ang
meron kang passion for teaching. So kahit wala kang sahod, okay lang basta makapag-teach ka kasi yun yung passion mo, doon ka masaya. And then extrinsic motivation, yung example natin, rewards, ano pa ba? Rewards, for example, certificates, maybe promotion, ginagawa mo lang mag-teach or nag-teach ka lang excellently kasi gusto mo ng recognition. So that is extrinsic motivation lamang. So ayan, malinaw na ba? So number three, research finding, balik tayo. The student's motivation may vary according to socio-economic background. So socio-economic, ito yung mga status ng mga estudyante mo sa lipunan. Are they yayamanin ba? O sila ba yung mga nasa laylayan? O saan ba yung laylayan na yan? So nagkakaroon ba or nagsustruggle ba sila sa buhay? So those are some ideas about socio-economic background. So for example, yung nagpa-project ka sa mga estudyante mo at hindi nila kayang bilhin kasi masyadong mahal. So kailangan mo mag-reflect kung ano ba yung merong yung economic status ba ng pamilya ng mga estudyante mo. Okay lang yan sa mga cities kasi ma-afford nila yung medyo aesthetic at medyo mas mahal na project. Pero pag nasa far-flung areas ka, hindi yan applicable. So kailangan medyo aware tayo doon sa mga ganyang bagay. So ayan, so number three, the correct answer for number three is letter A po tayo. Letter A po tayo. Okay, number four. How is Eric Erickson's epigenetic principle of unfolding of personality as it is applicable to learners best described by other experts? A, like a cactus, like a cactus. B, like a growing tree. C, like a rosebud. And letter D, like a sampagita. So hello sa ating mga kasampagita ni Ma'am Joyce Jaan. Shout out sa inyo, mga Filipino majors. Hindi pa siguro gising si Ma'am Joyce. Okay, number four na tayo. How is Eric Erickson's epigenetic principle of unfolding of personality as it is applicable to learners best described by other experts? So ano daw yun? Like a cactus ba? Like a tree ba? Like a rosebud? Or letter D, like a sampagita? Hindi na nag-move yung aking comment section. Andiyan pa ba kayo? O baka mahina yung signal ko o signal nyo? Okay. So, asa na kayo? Nag-move pa ba ako? Teka nga pa yung platform ko. Hello, everyone. So, okay pa ba tayo dyan? Ayun pala. So, letter A. Okay, so letter B daw. Okay. Ayan na. Hindi pala nag-move sa akin. So hello. Okay. Okay na. Okay, so letter A. Like, kinanta ko lang tapos nag-letter A agad kayo. Kinanta ko lang konti. Okay. Okay, So according kay Eric Erickson, the principle of unfolding of personality as it is applicable to learners best described by the experts by other experts. Ano yung tawag doon? Like A, letter C po tayo, letter C. Hindi ka magsisisi sa letter C. Letter C po tayo, like a rosebud. So yung development daw ng isang bata or ng isang individual is like a rosebud. So alam niyo yung rosebud, yung parang bud pa lang siya. So, for example, this morning, isang bud muna. So, yun lang yung main thought niya. So, we develop, an individual develop through unfolding our personality in predetermined stages. For example, at yung pag-develop na yon, may influence doon yung ating environment, yung ating kultura, yung ating surrounding, yung ating family. So, yung epigenetic principle, like a rosebud, kasi from time to time, example na lang natin, for example, buntis ka. So, yung, for example, sa nagbuntis ka, so,
from first week na yan, so magpo-fertilize muna yung eggs, and then pupunta siya ng magpo-fertilize, mag-join yung gametes ng boy at ng girl. So meron siyang stages. So yung development daw ng bata is according to stages. For example, yung stage niya yung okay, sa first first month niya, gagapang muna siya. Pag 1 year old na siya, pwede na siyang tumayo. Pag 3 years old na siya, pwede na siyang maglakad-lakad. Pag 7 years old na siya, pwede na siyang magtatakbo. Ayun. So, ganyan siya. So, ang epigenetic principle is like a rosebud. So, we unfold our personality step by step, process by process. Okay, nakuha. Okay. Letter C po tayo, letter C. So, ayan. So, okay, number five. Number five, Donna demonstrates in front of her pupils every steps on how to properly arrange the bookshelves. In Bandura's theory, what kind of model is she? Naku, nagmo-model na pala si Ma'am Donna, hindi ko alam. A, symbolic model. B, verbal instructional model. C, virtual model. And letter D, live model. So Bandura is very famous for his social learning theory. At yung ginamit niya sa experiment is si Bobo Doll. Okay, letter D, D, D. Hindi ka magsisisi sa letter D. Okay, letter D, letter D. So paborito ko to si Bandura. Paborito ko to si Bandura. Okay, so ano yung tawag doon? Anong klaseng model si Ma'am Donna kapag dinemonstrate niya sa harap na kanyang estudyante kung paano mag-arrange ng mga books sa bookshelf? Okay, so meron tayong tatlong models. Si Ma'am Donna pwede siya magiging tatlong modelo. First, we have live model. So when we say live model, ito yung, for example, the teacher demonstrate an act or behavior in front of his or her pupils. So siya mismo, ginagawa niya, okay, ito, itong libro na to, letter A muna tayo, and ito, next book B, letter C na libro, yung title ng libro, so on and so forth, ganyan siya. So dinidemonstrate niya sa harap na kanyang estudyante mismo kung paano niya gagawin yung isang behavior o yung isang bagay. So when we say naman symbolic model, ito yung meron tong real, it's either real or fictional characters display behavior in books, TV, or online media. For example, dinidemonstrate yung isang behavior, for example, sa television. For example, nirecord ni Ma'am Donna yung kanyang gustong ipagawa, and then pinlay niya sa TV kasi absent siya. So that is symbolic model. Again, yung symbolic model is either real or fictional characters display a certain behavior. So maybe sa TV, online media, or sa libro. And then we have verbal instructional model. So ito lang yung a mere description and explanation of a certain behavior. So, okay, for example ng verbal instruction, okay, kunin mo yung libro. And then, ilagay mo dyan. So that is verbal instruction lang. Sinasabi mo lang, ina-explain mo lang kung paano gawin yung isang bagay. Okay. So si Ma'am Donna, kung siya yung nag-demonstrate in front of his or her pupil, siya ay isang live model. Hi Ma'am, Dressa. So LPT na daw siya. Congratulations ulit sa ating mga kakapasa lamang LPT. So isang magandang Christmas gift at holiday gift para sa ating mga newly passed LPTs. Ayan, so Bandura, tatlong basic, three basic models si Bandura again. Live model, symbolic model, and verbal instruction model. Okay? Okay, i-drill muna natin mula doon sa number one. Subukan natin kung maaalala natin. Ano ulit, sino ulit yung proponent ng moral development theory? That is si Lawrence Goldberg. So meron siyang three stages of morality: pre-conventional morality, conventional morality, at post-conventional morality. Sa pre-conventional, again, meron dalawang sub-stages, obedience and punishment. So yung isang magandang bagay na nagawa ng bata is rewarded. Ang hindi magandang ginawa ng bata is being punished.
So, ganun na yung obedience and punishment. Next, we have individualism and exchange, or sa other book is self-interest. So, palaging tinatanong ng bata kapag inuutusan siya, so ano yung mapapala ko? What's in it for me? Palagi niyang sinasabi. So, next, we have conventional. So, under sa conventional, or itong conventional, the child is tied into his or her personal and societal relationship. So, dito sa conventional stage, so yung pinaka, yung action niya, nakabase lang sa sasabihin ng ibang tao. For example, sa sub-stage niya, meron tayong good boy and good girl. So, ito yung, for example dito, isang class president ka, okay, gagawin mo, magiging magsisipag ka para yung sabihin ng classmate mo sa'yo na ikaw ay isang mabuting leader, na ikaw ay isang mabuting class officer. Okay, and then we have another sub-stage natin, law and order. Yung pinaka-basic lamang dyan is, I have to do this kasi the law says so. So, ito yung batas, ito yung susundin ko kasi ito yung dapat sinusunod. That is law and order. So, pa sa post-conventional naman, meron tayong dalawa again. First, social contract orientation. So, yung pinaka-ano dito is yung general welfare. Kasi kung hindi siya naaayon, kung hindi ito nagpo-promote ng general welfare, so it should be changed. And lastly, we have universal ethical principle. So, yung individual dito, meron na siyang sarili niyang moral guidelines. Meron na siyang sarili moral guidelines na dinidepensa niya na kung ano yung mga prinsipyo niya sa buhay. Kahit na minsan, for example, may masasagasaan siya or maybe magkakaroon yung society i-disapprove siya or maybe yung society maglilid sa kanya into imprisonment. So that is post-conventional. So meron na siyang sarili niyang moral guidelines. So meron tayong tripartite, yung personality theory ni Sigmund Freud. So we have id, yung pleasure principle natin, yung instinctual part of our mind. And ego, ito yung realistic part of our mind. So ito yung deciding tawag ito, yung parang siya yung nagmimediate between ego and superego. And superego, ito yung ating moral conscience. And next, we have again yung external and internal motivation natin. When we say internal, ito yung innate drive mo to perform a certain behavior. For example, ng intrinsic motivation, your passion for teaching, na meron kang empathy towards your students, naiintindihan mo kahit wala ka mang sahod, okay lang yan. And then yung extrinsic motivation naman, ito yung behavior driven by external factors. So, namomotivate ka is because, for example, maybe meron kang certificate na makukuha. Namomotivate ka kasi gusto mo ng rewards, gusto mo ng pera, gusto mo ng sahod, and etc. So, number four, we have, ano yung tinatawag natin epigenetic principle ni Erik Erikson? It's like a rosebud. So, yung development daw, our personality develops stage by stage, step by step, and from time to time. So, that is epigenetic principle, like a rosebud tayo. O, diba? Treat like a rose. Wow. And number five naman, again, yung kay Bandura, yung three models. We have a live model, so involves actual demonstration or acting of behavior. Symbolic model, ito yung maybe real or fictional characters na makikita mo sa libro, sa TV, online media, na nagde-demonstrate ng behavior or action, that is symbolic model. And lastly, we have verbal instructional model, which involves in-explain mo lang, sinasabi mo lang yung instruction mo, that is verbal instructional model. So, ayan. So, famous din si Bandura sa kanya ang modeling theory. So, meron tayong ARMM. Ito yung pinakapaborito ko kahit na kagigising ko lang, kaya kong i-memorize. ARMM, so meron tayong attention, retention, motor reproduction, and motivation. First, attention, for example, so kukunin mo muna yung interest. For example, nagtuturo ko, kukunin mo muna yung interest ng mga bata. Second, retention. So nakuha mo yung interest nila, so mareretain sa kanila lahat ng information na sinasabi mo.
And then yung motor reproduction, kaya nilang i-act or kaya na nilang sabihin kung ano yung or kaya nilang i-demonstrate yung act na nakita nilang minodel mo. And motivation. And motivation, they are motivated na to do better in, for example, sa inyong klase. So yung pinaka the best na example ni Sir Melvin dito is, tawag nito, nakita kayo ng jowa mong tawag to, tumuwad, nakatcho attention niya. And then, noon tumuwad ka na, so na-retain sa utak niya kung paano ka tumuwad. So kaya niya nang i-reproduce. O tapos nung pinalakpakan ka, okay, dahil marunong ka nang tumuwad, okay, okay, clap, 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 marunong na siyang tumuwad. So motivated ka nang tumuwad-tuwad. Bala ka dyan, Sir Melvin. Okay, so next na, okay na. Ayan, so ARMM lamang yan, yung social learning theory or yung modeling or how to do modeling, sabi nga ni Bandura. Sabi niya, bakit ganyan example, ma'am? Ay, naku, ewan ko, Sir Melvin, kinopia ko lang. Ala, kasalanan pa ni Sir. Okay, para mabilis yung retention. No, kahit tingnan nyo man yung ano, kahit tingnan nyo man yung mga previous child and development na video ni Sir. Sabi niya, nagre-react. Bakit ganyan yung example? O kaya nga, yun yung example. O tingnan nyo hanggang ngayon, kahit tulog ako, kaya kong i-explain. O, diba? Number six tayo, move on na everyone. Okay. Number six, on cognitive advancement in adolescence is metacognition. What does metacognition mean? A, ability to recall and explain. B, ability to solve problems. C, ability to analyze and synthesize. And letter D, ability to identify one's own thinking, process, and strategies. Yes po, only rewatch po tayo once na-upload na po ito ni Sir Melvin. So, yun yung kagandahan sa ano sa online review na recorded. Kasi, kahit na 1,000 mong ulitin hanggang hanggang yung playback speed mo is times 2 na, so okay lang. Kahit mag-chipmunks kami dyan, okay lang. Kahit nagawin nyo kaming katatawanan, basta ipasa nyo ang board, okay na sa amin yon. Okay. Okay, so metacognition, ito yung kanino ito? Kay John Flavel. Okay. So yung ano, itong ano, letter C, analyze and synthesize. So analysis, breaking down, synthesis, building up. Ganyan na yung ano, knowledge. So sa ano sa kay Bloom's taxonomy, so knowledge, comprehension, application, ano pa ba? Analysis. So pag sinabi nating pag merong analyze, for example sa analyze sa question, so pag meron sa choices yung breaking down of information, analysis 'yan. Pag may nakita ka sa na clue na building up of information, synthesis 'yan. So ganun na yung paano dito ni Sir Melvin. Ganito lang yung clues. Kasi maggamit na gamit yan. Synthesis, building up, analysis, breaking down. Okay, pag nag-breakdown na, okay. So, i-analyze mo na baka hindi ikaw. Ow. Okay, so letter D, D, D. Okay, so number six, so cognitive advancement in adolescence is metacognition. Ano ibig ng, anong ibig sabihin ng metacognition? That is, ability to identify one's own thinking process and strategies. Letter D po tayo. Letter D for daddy. Letter D for daddy. Metacognition, thinking about thinking, and thinking how to learn. Ganun lang po kasimple yaan. Okay, so number six, letter D. Letter D, D ang final answer. So ayan. So thinking about thinking kay John Flavel. Okay, number seven. Joy says that the son is sleeping at night. Joyce is in the pre-operational stage, specifically blank. A, animism. B, egocentrism. C, reversibility. And letter D, centration. Okay, letter A, A, A. A na may apple na may kagat.
Letra, sa letrang A. Ano ito? Okay, so sabi ni Ma'am Joyce Dana, the son is sleeping at night. So anong, nasa anong pre-operational stage siya? Ay, nasa a pre-operational stage pala siya, pero saan siya banda doon? So specifically, nasa ano siya? Okay, so tama yung taong bayan. So nasa animism developmental task pa lamang siya. So number 7, letter A. Okay, so let's discuss itong cognitive development theory ni Jean Piaget. So meron tayong sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. So isa-isahin natin ito. Kasi ito, pabalik-balik ito sa board, at least isa or dalawang items, lumalabas ito. So first, we have kay Piaget ito, kay Jean Piaget, yung kanyang CDT or Cognitive Development Theory. Yes, SPCF, Sensory Motor, Pre-Operational, Concrete Operational, and Formal Operational. First, we have sensory motor. So though, during their this yung infant or yung toddlers, yung mga infants at yung mga babies, ay nakaka-acquire o nakakakuha ng knowledge through their sensory experiences and pagmamanipulate ng mga objects. So, yung sensory motor, so gumagamit na lang sila ng sensory experiences in manipulating objects. So, meron ditong object permanence na tinatawag. So, yun yung pinaka-ano lamang dito sa sensory motor. When we say object permanence, ito yung child ability to learn that things continue to exist kahit na hindi nila ito nakikita. Again, object permanence, ito yung tinatawag natin, ito yung ability ng bata na matutunan na ang lahat ng bagay ay nag-i-exist pa rin kahit hindi nila nakikita. Okay? So, mag-proceed tayo sa pre-operational. Sa pre-operational, meron siyang dalawang sub-stages. First, we have symbolic function, and second, we have intuitive thought. So when we say symbolic function, ito yung mental representation ng bata sa mga objects sa kanyang paligid. Again, symbolic function, ito yung mga mental representation ng bata sa mga objects sa kanyang paligid. And then yung intuitive thought, so yung intuitive thought, the child, nagre-rely lang siya more on his intuition. Sa kanyang intuition niya, yung parang nagre-rely lang siya more on logic rather than his own his own perception alone. Again, yung symbolic thought, ito yung mental representation ng bata sa kanyang sa mga objects sa kanyang paligid, kasi baby pa to eh. And then ito yung intuitive thought, ito yung nagre-rely lang yung bata more on logic rather than his perception. So under sa meron tayong mga developmental tasks. First, we have egocentrism. So when we say egocentric siya, so ito lang yung hindi maintindihan ng bata. Egocentric, siya lang yung parang sarili niya lang yung iniisip niya. Hindi niya iniisip yung sitwasyon ng ibang bagay o yung mga point of view ng ibang tao. Egocentric, masyado siyang makasarili. Nakasentro lang siya sa kanyang sarili. When we say animism naman, ayun, ito na yon, the belief, ito yung animism, yun nga yung sabi kanina na the sun is sleeping at night, so I am moon, I am the moon, I am the sun, I am Mr. Sun, parang ganon. Animism, this is the child's belief to an inanimate objects na yung lahat daw ng bagay ay mayroong feelings. Ay, yung ex mo lang wala. So the, sabi sa animism, ito yung belief to an inanimate objects. So, akala nila, yung mga teddy bears nila, yung mga toys nila, ay may mga feelings. Parang feeling mo rin na yung jowa mo may feeling sa'yo, pero wala. So, animism yon. So, when we say centration naman, so, centration, nakafocus ka lang sa isang specific na bagay. For example, merong dalawang baso. Isang mahabang baso at isang mababa pero matambok na baso. Na may meron siyang nakalagay na tig isang litrong tubig, for example. So yung bata, yung tinitingnan niya lang
na yung gusto niya lang is yung mahabang baso kasi akala niya yun yung mas marami. Hindi niya alam na yung matambok na baso okay ng tubig. So naka-focus lang siya sa isang specific na bagay or behavior. When we say naman irreversibility, hindi niya kayang i-reverse yung isang bagay na nagawa niya. For example, meron siyang clay, tapos finlat niya. So pag flat niya, hindi niya na alam ibalik doon sa original niya na form. So irreversibility. So when we say deconservation, yun na nga yung sinasabi ko, na ito yung thinking ng bata which is hindi niya alam na yung content ng isang mahabang baso at sa matabang baso is pareho lang. Hindi pa niya ma-identify na merong ganoong scenarios. And then we have, ano sana tayo, nasa concrete operational stage tayo. So merong mga developmental tasks din dito. So first, we have seriation. Nasa concrete na siya. Yung ability ng child into arranging objects, colors, according to their size, colors, height, weight. Yun. So yun yung seriation. So kung marunong na siyang mag-arrange from lowest to highest score, or from lightest color to dark color sa kanyang mga damit, mag-sort ng, for example, ng coins mula sa pinakaluma hanggang sa pinakabago, nasa seriation, concrete stage pa lamang siya. And then we have reversibility, yun na nga. So pag, for example, gumagawa siya ng clay, tapos pinlaten niya, so pwede niya ulit ibalik doon sa kung ano yung original form. And transitivity. So nasa concrete operational stage pa rin yung transitivity. So when we say transitivity, ito yung this is the ability to understand how objects are related to each other. For example, nakakita siya ng dog. And then another one, nakakita siya ng labrador dog. So ang iisipin niya, okay, a dog is a mammal. So labrador is a dog. So ibig sabihin yung labrador is also a mammal. So nasa transitivity sa transitivity period siya or nasa concrete operational stage siya. Okay, so last, yung formal operational. So kung tatanungin kayo kung ano yung pinakahuling stage or last stage sa cognitive development theory ni Jean Piaget, this is the formal operational stage. Hindi po concrete, formal po, formal. Okay? So dito, nag-i-emerge na yung logical thinking process ng bata. So meron na siyang intindi na siya ng mga theories and abstract ideas. Again, so meron na siyang logical reasoning, meron na siyang nakakaintindi na siya ng theories at yung mga abstract ideas, and nakakapag-predict na siya ng mga outcomes ng mga hypothetical problems. Yes, moral logical na sila pag nasa formal operational stage. So again, meron tayong apat sa kay Jean Piaget, sensory, pre-operational, concrete operational, and last, yung pinaka-last na stage is yung formal operational stage. Okay? So that is letter A. Letter A, Mr. Moon, Mr. Sun, I am Superman. That is animism, letter A. Number 8, Joyce, a 12 months old child, walks without support because of the internal ripening that occurred in his muscle, bones, and nervous system development. A, growth. B, maturation. C, development. And letter D, learning. Okay. So alam na alam ko, alam niyo yung mga pa clues ni Sir Melvin. Kasi nakikita ko merong unity, solidarity at ano pa ba? Basta 'yon. Okay, so 12 months old. So ang pinaka clue words natin, internal ripening. So dalawa lamang 'yan. Ang clue dito, sa sagot na ito is internal ripening at aging process. Again, internal ripening or aging process, that is
Letter B po tayo, maturation. Maturation. Ay, disregard nyo na kung anong klase yung question. Basta makita mo yung internal ripening, save yung time, i-save mo na yung time mo. Automatic na. Ganun ako sumagot sa proof ed. Pag nakita ko na, bahala yung karugtong niya daan, ang haba. Kasi mahaba yung question sa proof ed. So, kailangan mabilis ka, mabilis yung utak mo. Pag nakita mo yung clue, matik na, huwag nang patumpik-tumpik, boom, karakaraka. Boom na agad, ayan. So, ayan, so pag sinabi natin internal ripening, that is letter B, maturation. Again, maturation, internal ripening, and aging process. So, i-differentiate natin yung tatlo, meron dito, ay wait. Etong learning, so what is the evidence of learning? Change of behavior. So, yung learning, yung acquisition of for example, yung skills, information, knowledge, ano pa ba? Basta lahat na natutunan mo, learning lahat yun. Okay, let's differentiate. Meron dito. Let's differentiate growth from development. So, growth refers to increase in size, height, and weight. So, yung growth, scalable ito siya. So, for example, pag sinabi natin, okay, nag-gain ka ng from 51 kilos, naging 62 kilos ka. So, that is growth. So, merong quantitative change na bibilang mo kung ano yung change. When we say naman, development refers to the improvement in the functioning of the body process. So, a mere development. For example, na-develop yung feelings mo sa kanya kahit wala siyang gusto sa'yo. O, development yun. Development yun. So, it can be qualitative or quantitative. So, yung development is a continuous process hanggang sa ikaw ay tumanda. So, yun yung difference ng growth and development. So, when we say naman yung learning, so, ayun na nga, yung process of acquiring knowledge, skills, behavior, training, education, lahat na natutunan mo, learning, lahat yun. And then, maturation, ito yung process of becoming mature or develop both mentally and physically. So, pag nag-mature ka na, lahat na ng development mo, naka-reach na doon sa may maturation age niya, that is called maturation. Basta yung clue lang sa maturation, internal ripening and at aging process. Ayun, so next na tayo, number 9. Among approaches to child development, which is the basis of Spanish friars in religious schools in using stick to punish children who misbehave in class. A, classical conditioning. B, operant conditioning. C, sociocultural learning. And letter D, social cognitive learning. So, pag yung, tawag ito, yung mga Spanish friars daw noong Spanish era, ano daw yung basis nila sa paggamit ng stick para para i-discipline yung mga for example yung mga estudyante or kanyang mga bata. Okay, letter B for bebe tayo. Okay, yung classical conditioning kay Ivan Pavlov ito. So yung ginamit niya sa experiment is yung dog. Okay, so letter B. So letter B tayong lahat. Okay, so the correct answer for this one, so tama po kayong lahat. This is, yung basis niya is operant conditioning theory ni B.F. Skinner. So yung ginamit niya sa kanyang experiment, yung Skinner's box na tinatawag. At yung kanyang ginamit is rats. Okay, rats yung ginamit niya. So, ang ginawa niya, nilagay niya sa isang parang box, puzzle box yung rats. And then, kapag yung rat, napindot niya yung green na, for example, yung lever, parang ganon, yung parang, for example, yung switch, yung green na switch. So, ang magiging reward niya is magkakaroon siya ng pagkain. And then, kapag yung red naman yung napindot ng rat or accidentally napindot niya, magkakaroon siya ng mild electric shock. So, kaya nakondisyon yung mga rats na hindi, for example, hindi sila pupunta doon sa side ng may red button kasi magkakaroon sila ng, or ma-electrocute sila. So, instead, doon sila, nakondisyon sila na yung green is for the food. So, that is
operant conditioning, or minsan tinatawag din itong instrumental conditioning ni B.F. Skinner. So, okay. So, meron tayo ditong, known din ito si Skinner sa kanyang rewards and punishment, o yung mga reinforcements and punishment. So, meron tayong dalawang reinforcement. We have negative and positive reinforcement. So, when we say positive reinforcement, ito yung nag-a-add ka ng, for example, rewards or praise para mas strengthen yung behavior. For example, okay, pumasa ka sa LET. So, marireward ka, for example, okay, bigyan kita, okay, pag pumasa ka ng LET, bibigyan kita ng 100,000, sasabihin ng mama mo. So, that is a positive reinforcement. When we say negative reinforcement naman, ito yung nire-remove mo yung mga unfavorable events after the display of behavior. So, removal of unfavorable events. So, for example, nasa kainan ka. Tapos, may dala kang baby, for example. Tapos, iyak na iyak yung bata. As in, grabe yung sigaw niya sa restaurant. And then, yung mama, binigyan siya ng treat. So, binigyan siya ng, for example, ng candy. So, tumahan siya. So, ni-remove mo yung unfavorable event after the display of behavior. So, that is negative reinforcement. So, punta naman tayo sa positive punishment. So, meron yung punishment, meron dalawa, may positive at negative punishment. Well, when we say positive punishment, ito yung punishment by application. So, in short term, sa ano, yung pinaka-shortcut dito sa may positive punishment, application, punishment by application. So, for example dito is, pinalo mo siya for that misbehavior. For example, naging makulit siya, so pinalo mo. So, nililesen mo yung unfavorable event na mangyari. Again, so meron tayong dalawang punishment. So, positive punishment referred to punishment by application. So, ipipresent mo yung unfavorable events or outcome para ma-weaken mo yung response na susunod pa doon sa misbehavior ng bata. And then, sa negative punishment naman, ito yung punishment by removal. Punishment by removal. So, for example, this is, of course, when favorable event outcome is removed after a behavior occurs. So, for example, nagkamali siya, or, for example, mababa yung grade siya, so, tinanggalan mo siya ng cellphone. So, that is negative punishment. So, meron tayong mga iba't-ibang klaseng on how, for example, mga pwede mong ibigay ng mga reinforcement. So, meron tayong VPN at consumable. So, for example, verbal. Okay, so sabihin mo sa bata pag very good siya, pag nakagawa siya ng maganda or something, naka-achieve siya ng isang bagay, okay, sabihin mo very good, excellent, congratulations. So, that's verbal. When we say physical, tinap mo lang yung shoulder, parang ginanon mo lang siya, okay, parang nagsasign na yung, okay, very good, you're good, you're very good. So, non-verbal, for example, nag-explain siya, tapos nakuha niya yung punto, tapos tumango-tango ka, so non-verbal. Tapos pwede mo rin siya bigyan ng mga activities, for example, very good yung buong students mo, okay, you can play. So that is, okay, pwede kayo maglaro ng ganito, okay, maglaro muna kayo ng computer, so that's a form of rewards also. And tokens, pwede din. So for example, sa mga kindergarten, okay, pag very good sila, bigyan mo sila ng stars, bigyan mo sila ng certificates, bigyan mo sila yung kahit maliit na ribbons, okay na yun sa kanila. At syempre naman, foods. Oh, for example, chocolates or candy, pwede na yung magiging reward sa kanila. Ma-appreciate na nila yun. Okay, so that is letter B. Number 10, it refers to the genetic heritage passed down by our biological parents. These traits can be physical, such as eye color, blood type, or a disease or behavior. And letter A, heredity; B, genes; C, behavior; and letter D, alleles. Letter A.
Oh, sino yung father of genetics natin? Integrate na rin natin. Sino yung father of genetics? Noong time namin, dalawang beses siya lumabas. Ang tanong doon is, who is the father of genetics? That is Gregor Mendel. And yung isa heredity din, related din kay Gregor Mendel. And dalawang beses lumabas sa Gen Ed. And then si Fleming, yung who discovered penicillin, si Fleming. Ayan. So, okay. So, number 10, it refers to the genetic heritage passed by our biological parents. That is heredity. That is, letter A po tayo, letter A, heredity. So, the father of genetics, Gregor Mendel. Tapos yung discovered penicillin, si... nakalimutan ko na tuloy. Si Fleming. Yes, yes, si Fleming. At yung nakadiscover ng anti-rabies is si Louis Pasteur, kung hindi ako nagkakamali. Okay, so yung genes naman, ito yung mga, ito yung genes na napapasa ng parents mo sa'yo na nagko-contain ng mga information, specifically yung mga physical and biological traits mo. For example, yung namana mo sa mama mo is yung pagiging bland ng hair niya, medyo bland yung hair niya. Samantala yung mga kapatid mo naman, namana nila yung kulot na buhok ng tatay mo. So that is, nasa genes yan. Okay, so yun yung mga napapasa ng parents mo, yung mga traits, mga biological, physical features, mga traits na namamana mo galing sa iyong mga magulang. So yan yung genes. Okay, so number 10, heredity tayo. Number 10, heredity, letter A. So ayan. So, heredity refers to genetic heritage passed down by our biological parents. Ayan. So, yung example dyan, yung color ng eye mo. So, kung afam yung tatay mo. So, for example, blue yung mata mo. Namana mo yun sa kanya. And then, yung for example, yung blood type mo. Yung mga disease. Na for example, yung mama mo is may mga, yung lahi nyo is... diabetic, so may tendency na later on magkakaroon ka rin yan kasi nasa bloodline nyo. Okay? Okay, so i-drill natin mula yung number 5. Balikan natin yung number 5 hanggang dito sa number 10. Balikan natin yung number 10. So number 5, meron tayong 3 models. 3 models on how to do modeling. First, live model. So again, yung teacher nagde-demonstrate ng behavior in front of his his or her students. When we say symbolic model, so it refers to real or fictional characters na nagdi-display ng behavior. For example, sa libro, sa TV, or sa online media. And then yung verbal instruction model, in-explain mo o dinidescribe mo lamang yung certain behavior. So ito yung gawin mo, itawag ito, itaas mo yung paa mo, ganyan. So that is verbal instruction lamang. So meron tayong how to do modeling according kay Bandura. First, we have attention. Okay, nakita mong tumuwad ka, nakita ng attention mo ng iyong jowa. And then retention, so naka-retain. No, nakita ka niya, na-retain na sa utak niya kung paano ka tumuwad. And then ginaya niya, nireproduce niya kung yung pagtuwad mo. And then dahil pinalakpakan ka ng jowa mo, so na-motivate ka para tumuwad. So ARMM lamang yan. Okay, so again, next number, yung metacognition. Kanino yon? Kay Jean Flavel. So metacognition, it means thinking about thinking and thinking how to learn. So this is to your ability to identify your own thinking, process, and strategies. And then we have yung CDT Nipiaget. Cognitive Development Theory by Jean Piaget. So meron tayong sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. So sa sensory motor, yung infant or toddlers acquire knowledge through the sensory experiences and manipulating objects. So object permanence naman, ito yung ability ng bata to learn na yung isang bagay ay continue nag-i-exist kahit hindi niya ito nakikita. So object permanence. So, next we have pre-operational stage. So meron tayong dalawa, so symbolic thought and intuitive thought. So when we say attention is not here. Okay, so when we say pre-operational, meron tayong dalawa, symbolic thought at
intuitive, symbolic function, I mean, and intuitive thought. So when you say symbolic function, ito yung child's mental representation about objects na nasa paligid niya. And then yung intuitive function, ito yung the child rely more on logic rather than perception. So intuition na yung ginagamit niya. So meron tayong mga developmental tasks. First, we have egocentric. So sarili niya lang yung iniisip niya, kung ano lang yung gusto niya. Yun lang yun. So nakafocus lang siya. Hindi niya naiintindihan yung sitwasyon ng iba. Kasi yung iniisip niya lang is yung sarili niya. So we have animism. So ito yung ability of the child to inanimate objects. So akala nila, yung toys nila, kaya nga yung mga bata, di ba, kinakausap nila, okay, baby, kumain ka na ba? O eto, subo mo to, bebe. O, ganon. So, okay. Okay. Okay, so after that, meron tayong concentration. So nakafocus lang siya sa isang bagay at hindi niya nakikita yung mga different aspect pa ng bagay na yon, that is concentration. And then irreversibility, hindi niya maibalik sa original na form yung mga bagay na, for example, dinismantle niya. And sa we have also concrete, operational. kain muna, bebe. Okay, so depende kung anong kakainin mo, pagkain ba yan o ano. Okay, so concrete, so meron tayong seriation. Yung tinatawag natin seriation sa concrete operational, ito yung the ability of the child to arrange things. For example, from lowest to highest, from biggest to smallest, ano pa ba? From oldest to pinaka-bago, newest, and ayun, meron na rin siyang ability to, tinatawag natin reversibility. Okay? And then, decentration. So, hindi lang siya nakaka-focus sa isang aspect ng isang bagay, but then sa different aspects nito. Okay? So, transitivity, ito yung ability of a child to relate aspects of situation sa iba-ibang bagay. For example, a dog is a mammal. So, nakikita siya ng labrador. So, yung labrador ay isang dog. So, ibig sabihin, yung labrador ay isa ring mammal. So, that is transitivity. So, kaya na yan ng concrete operational na thinking ng isang individual. So, when we say formal, ito na yung tawag ito. Meron na silang nag-i-immerse dito. Nagkakaroon na sila ng logical thinking, yung abstract ideas, and meron na sila yung nakakapag-predict na sila ng mga possible outcomes ng hypothetical problems. Okay, so yung growth naman, ito yung quantitative measurement of, for example, yung size ng bewang mo. Ano naman yung iniisip nyo? Yung size ng bewang mo, yung, for example, yung edad mo, yung taas mo, and etc. So yung development naman, ito yung development lamang ng mga functions and behavioral changes. So yung learning, ito yung lahat ng naaral mo, lahat ng natutunan mo, that's learning. So what is the evidence of learning? Change in behavior. So yung maturation, meron lamang tayong dalawang clue words dyan. So internal ripening at aging process. So next is yung kay operant conditioning. So, sa doon tayo sa may operant conditioning ni B.F. Skinner, ano ginamit niya? Rat. So, pag na-press ng rat yung green, so marireward siya ng food. Pag na-press ng rat yung red na button, magkakaroon siya ng electric shock. So, he is known also for reinforcement and punishment. So, kay B.F. Skinner yon. First, we have reinforcement. So, we have positive reinforcement. Okay, so positive reinforcement, ito yung nasi-strengthen yung behavior pag binibigyan mo or nag-a-add ka ng rewards. For example, nagbigay ka ng additional points or for example, pin-raise mo yung bata, pinalakpakan mo siya kasi may ginawa siyang tama. That is positive reinforcement. When we say negative, ito yung removal of unfavorable events after the display of behavior. So, nung umiyak yung bata, binigyan mo siya ng pagkain, so tumigil na siya. And then, so again, yung ating mga, for example, ng ating mga reinforcements o yung mga rewards natin, VPN at consumable, so verbal, physical, non-physical, activity tokens, foods, yun yung mga examples.
Sa punishment na naman, meron dalawa, positive again and negative. Okay, so positive punishment naman, ito yung punishment by application, okay? Pinalo mo para hindi niya nauulitin yung isang bagay na nagawa niyang mali. And then, negative punishment naman, ito yung punishment by removal. For example, bagsak siya. Bagsak siya sa, for example, sa exam niya, sa preliminary examination niya. So, kinuha mo yung cellphone. So, kinuha mo yung favorable event. So, favorable ba yung cellphone sa mga bata? Yes. Hindi yan sila mabubuhay na walang cellphone ngayon. And yan, eto na lastly, yung heredity, yun yung mga genetic na ipinasa sa atin ng ating biological parents. So, yung genes, yung, eto yung mga traits na namamana natin sa ating mga magulang, yung kulay brown na mata, yung blue na mata, yung kulot na buhok, yung blonde na buhok. So, genes, nasa genes mo yan. Okay? Ayan na. Ayan. So, nagre-recall lang tayo. Kasi hindi ko kayang i-memorize mula 1 hanggang 50. Hindi tayo si, ano, hindi tayo kopya ni Sir Melvin. Okay, number 11. Medyo bilis-bilisan natin. The process by which an individual acquires the social and cultural heritage of the society where he belongs along with selfhood and personality. A. Acquisition. B. A social. C. Internalization. And letter D. Socialization. So, mahirig ka bang mag-party-party? So, maraming Christmas party ngayon, no? So, anong balak niyo sa Pasko? So, Merry Christmas sa lahat pala. Letter D, hindi ka magsisisi kay Daddy. Hindi po kayo magsisisi kay Daddy Melvin kasi bibigyan niya o magiging top-notchers kayo dito at high raters. Ayan, so sipagan lang po natin. So, wala pong imposible sa isang taong puro sigido para sa kanyang pangarap. Kung busy ka sa trabaho, nako, busy lang sa trabaho noong nag-e-exam ako. 14 hours to 16 hours ako nagtatrabaho abroad. Pero ang ginawa ko, headset ka lang, okay? Magkukuskus ka ng tawag ito, ng maghugas ka ng plato, maliligo ka. Ano pa bang ginagawa mo? Mag-headset mo lang, Sir Melvin mo lang yan, sigurado. So dati, nung panahon na yon, panahon nung mga kapatid ko, yung mga ratings lang is mababa lang, 75. Pero ngayon, tingnan mo. Grabe sila, grabe. Nasusurpass na kami ng aming mga reviewees. Yung ratings namin. So, congratulations. We are so proud of you. And of course, napaka-proud din yung mga parents niyo. Okay, so number 11. Okay, the process which an individual acquires the social and cultural heritage of the society where he belongs. So, that is socialization. So, social ka dyan kasi palagi kang nasa socialization. Ayan, so may pa-clue dito si Ma'am Caroline. So, society daw, so socialization. Very cool. Okay, number 12. This is one of the most common childhood anxiety disorders where when the mother leaves their kindergarten son in his classroom crying, the child is experiencing blank. A. Separation anxiety. B. ADHD. C. Trisomy 21. And letter D. Autism. Ay, okay lang po magkamali, ah. Kasi pag nagkamali ka, the next time na ma-encounter mo yung question, hindi ka na magkakamali kasi maiisip mo, ay, nagkamali ako dito dati. So, alam ko na hindi na ito yung sagot. Ito na yung bago. Ayun, parang ganun. Okay, letter A. So, magkakaroon ng... Okay. So, very common ito sa mga kindergarten, mga preschoolers. For example, yung mga first time pumunta ng school na dadalhin mo yung sa classroom tapos iiyak kasi hindi niya nakikita yung mama. Okay? So, that is... So, tama po yung taong ba. Letter A po tayo. Apple na may kagat. So, A. Ayaw mahiwalay kay inay. That is separation anxiety. Separation anxiety. So, common ito sa mga batang first day of school na ayaw mawalay sa kanilang nanay. Ayaw mawalay sa paningin yung kanilang ina o magulang. So, oh, okay. So, yung ADHD... Ito yung attention deficit hyperactivity disorder. So ito yung bata dito, ito yung disorder which is yung bata meron siyang inability to focus, wala siyang concentration, hyperactive siya, impulsive siya.
meron siyang ADHD. So attention deficit hyperactivity disorder. So when we say trisomy 21, ito yung nagkakaroon ng error during the formation of egg and sperm cell, which is nagkakaroon ng extra chromosome. So yung trisomy 21, meron siyang extra chromosomes. So pag ano, pag after yung egg at yung sperm nag-unite, yung nagre-result na cell dito is nagkakaroon siya ng tatlong copies of chromosomes 21. So kaya nga trisomy, tatlong chromosomes na 21. Tatlong chromosomes na 21, trisomy 21. So ano to siya, parang nagkaroon ng tawag ito error during the formation of eggs or maybe ng sperm. Tapos nung nag-unite sila, nagkaroon ng extra chromosome. Tapos nung after nung mag-unite yung extra chromosome na yon, nagkaroon ng tatlong kopya ng chromosome 21. So that is trisomy 21 or Down syndrome. So palagi ito sa gen ed, trisomy 21 or Down syndrome. Ano yung cause niya? Mayroong extra chromosomes. So yung autism naman, ito yung inability of the child sa meron siyang problema sa social communication and interaction. So nagkakaroon dito, meron siyang mga repetitive behavior and interest. So makita nyo parang palagi siyang gaganon-ganon na siya hanggang buong araw. Paulit-ulit yung ginagawa niya. Meron siyang autism. So number 12, that is SEPAX, separation anxiety. Number 13, ito na yon. Kakasabi ko lang, attention deficit hyperactivity disorder or ADHD is one of the most common mental disorders affecting children. Which among the following is not the symptoms of ADHD: A, hyperactivity; B, unable to focus; C, impulsive; and letter D, difficulty in spelling. O kakasabi ko lang, yung magkakamali, kurutin ko sa singit. Makukuro sa singit. Pag nagkamali, kurutin ko yan sa singit. Grabe si ma'am. Okay. Okay, letter D. Okay, so alin daw yung hindi nagpapakita ng mga sintomas ng ADHD. Okay. Okay. Makusiang gid mo ron. Okay. Di daw kasi di ka pinili agoy. Letter D daw kasi hindi ka naman pinili. Okay, so number 13, so yung mga symptoms na meron yung isang bata ng ADHD is, first, kaya nga sa description, di ba, hyperactivity. Okay, so meron siyang hyperactive siya. Nako, magulo siya, makulit siya, ano-ano lang yung pinagagawa niya. Wala siyang concentration, so hindi siya nakakapag-focus sa isang bagay. Meron siyang behavior ng pagiging impulsive. So yung hindi kasali sa symptoms ng ADHD is difficulty in spelling. So letter D po tayo. Letter D dahil hindi ka pinili. Okay? So ba't walang ano? Okay, so number 13, letter D. Letter D. Yes, so number letter D is dyslexia. Difficulty in spelling, dyslexia. Okay, number 14. One behavioral tendency which accompanies cognitive growth during adolescence is egocentrism. So, na-explain ko na to kanina. How does the adolescent show egocentrism? A, being unmindful of what others say. B, tendency to think too much of themselves. C, enjoyment for group dynamics like role play, discussion, debate. And letter D, imaging the far-fetched and less ideal situations at home, school, and in society. So, ano da yung karakteristik ng isang batang egocentric? So, nasa ano pa lang siya, nasa stage pa lang siya ng pre-operational ni Jean Piaget. Okay, letter B, hindi ka magsisisi sa letter B.
dahil kay Bebe yan. Okay. 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 Okay, so egocentric. Egocentric pag ikaw ay egocentric, so sarili mo yang iniisip mo. Yung sa'yo na lang lahat, hindi mo na iniisip yung sitwasyon ng ibang tao, yung ibang kaklase mo. For example, nagdala si teacher ng isang box ng pizza. So gusto mo sa'yo na lang lahat yun, ayaw mong bigyan sila. So that is egocentric. So that is letter B for tayo. Letter B po. Egocentric po is tendency to think too much of themselves. Sarili lang, makasarili sila. Letter B po tayo, letter B. Okay, number 15. According to Piaget's stages of cognitive development, between ages 12 and 15, children reach formal operational stage. What are they capable of doing at this stage? So, na-explain ko na rin kanina. A, can do multitasking. B, can reason inductively or deductively. C, can solve abstract problems and think deductively. And letter D, can focus on only one aspect of a situation or event. Sabi ni ma'am, sabi niya A or B. Pag nasa board exam ka, so ano yung isa lang piliin mo? Hindi ka pwedeng mamili sa dalawa. Mahal ka o hindi ka mahal. Okay, letter C. So, pag may nakita akong ibang letra, kurutin ko. O yung may letter B ako nakita, naku, saan ba yung kukurutin ko talaga? Naku po. Makukurot talaga yung ano. Ayan. So, ayan, na-explain ko na kanina. So, nasa formal operational stage na. So, meron na silang abstract ideas. So, pwede na silang, tawag ito, meron na silang ability to solve hypothetical problems. Okay? So, number 15, nasa formal operational stage, letter C po tayo. Letter C for cactus. Letter C for cactus. Okay? So, nasa formal operational stage siya kapag can solve abstract problems and think deductively. Okay? Okay, so yung letter dito kasi, yung can focus on only one aspect or of a situation, nasa centration pa lang siya. So, nasa pre-op. Letter C po tayo, the power of C. Go C! Number 16, preschool children tend to focus all their attention on a single characteristic compared to others. Ayan. Preschool children tend to focus all their attention on a single characteristic compared to the others. A, centration. B, egocentrism. C, seriation. And letter D, conservation. Ayan, so sinabi ko na kanina. So ano yung clue words nyo pag ganyan yung question? So pag nagsasagot kayo sa may sa questionnaire nyo, guhitan nyo lahat yung mga possible na clue words na makikita nyo sa question. So letter A. Okay. Yes, okay. So number 16, ayan, meron na ditong tend to focus. So naka-concentrate, nakasentro lang yung attention niya sa isang bagay. So that is letter A, centration. So yung yung inyong magiging clue, yung focus lang. So focus attention to a single characteristic. O yan, na single na, single, wala siyang jowa. So single lang. So naka-concentrate lang siya sa sarili niya. So naka-concentrate lang siya sa isang bagay, yung pagpasala ng board exam kasi wala siyang jowa, single lang. Focus. Yun talaga eh. Okay, 16, letter A. Number 17, when the learner reaches a point where no further improvement can be expected, he is in a so-called blank. A, developmental crisis. B, learning plateau. C, regression. Letter D, depression. Sabi niya, ouch! So, pag tinggal ka ngayon, nagre-review ka, so yung attention mo, nasa review lang. Nasa centration stage ka, nakafocus ka lang sa isang bagay kasi wala kang distraction, wala kang jowa. O, di ba? So, ano na, hiwalayan na yung mga jowa at mag-focus. Gano'n nagkampanya. Nako, sali pa talaga eh.
Okay, so ayun, so yung learner daw hindi niya na tawag ito, wala na siyang improvement. Hindi na nag-i-improve yung kanyang for example, yung study habits mo, wala na, hindi na pumapasok lahat ng information na gusto mong ipasok sa 5 megabytes o 5 MB mo. Sabi niya, yung kakahiwalay lang. Ay, naku ma'am, pasado ka niyan after March 2024. Sa mga walang jowa, sigurado na yung pagpasa niyo. Sa may mga jowa, hiwalayan na yan. Charot lang. Okay, so itaas yung bandera ng mga single dyan. Single pa rin sa 2024. Okay, so tama po yung taong bayan. Tama po yung... Dami yan, mamaya po. Ay, hindi ah. Sisihin pa ako ng jowa nito. Okay, so pag wala ng further improvement, nasa learning plateau na kayo. So wala na talaga improvement. Hindi na pumapasok lahat ng information. So nasa learning plateau. So yung gagawin mo lang, pause for a while. Tapos i-reflect mo kung ano nga ba yung nagiging sagabal o yung mga tawag ito, yung mga struggles mo kung bakit ayaw nang pumasok ng mga information. Kasi sa sobrang dami ng information, lalo na sa board exam, lalo na kung may majorship ka, kasi tatlong areas yung kailangan mong magkaroon ng focus. So tatlo. So kailangan mong mag-reflect kung ano pa ba yung magiging mga strategies mo, ano pa ba yung mga dapat mong gawin para lang maipasok lang lahat ng dapat ipasok sa kukote mo para papasa. Oh, sa married and 7 months. So, di sana all. di sana all, ma'am. Sige, ma'am. Okay, ingat, ma'am, at papasa yan. Swerte yung mga buntis na yan sa 2024. Yan, so learning plateau. So developmental crisis, so mayroon kang mga dinadanas na crisis sa pag-develop, for example, sa pag-develop ng cognitive skills mo or ano pa ba dyan ang mga skills mo, mayroon kang medyo hindi ka, nagsastruggle ka. So depression, madidepress ka talaga pag hindi ka pumasa, so mag-aral ka, ganun lang yun. Okay, so pag wala na improvement, learning plateau. Okay. Number 17, letter B for bebe. So wala ka nun, wala kang bebe. Number 18, why should children be trained in using toilets? So bakit daw tinitrain yung mga babies or yung mga toddlers, yung mga bata sa toilet training? A, so they will know what to do as grown-ups. B, because it is part of growing up gracefully. Okay, so that it may not cause problems associated with fixation. And letter D, because it is a sign of neatness and cleanliness. Nagka-rumble-rumble na yung letters. Okay. Bakit daw kailangan na ititrain yung bata as early as possible sa toilet training? Okay, letter C. Hindi ka magsisisi kay letter C. The power of C pa rin ba ito? Okay, so bakit tinitraining sila? Yes, of course, letter C tayo dyan. Letter C, so that it may not cause problems associated with fixations. So meron tayo dito yung kay... Sigmund Freud, psychosexual theory, or yung mnemonics natin dyan, OA palagi. OA siya palagi. Yung jowa mo na OA siya palagi. So meron dyan, first we have oral, B, anal stage, phallic stage, latency stage, at genital stage. So isa-isahin natin. Ano na po mga fixations na ito? So sa oral fixation, meron ditong dalawa. So oral receptive and oral aggressive. So, kapag underfed yung bata, so, for example, yung nung baby ka pa, hindi ka masyado pinapakain ng nanay mo, so, baka magkaroon ka in the future, paglaki mo, ng oral receptive. Ito yung mga oral fixation natin. So, when we say oral receptive, yung bata dito, ikaw dito ay passive. Ikaw ay needy. So, palagi kang nangangailangan sa ngayon ng mga bagay-bagay, so, baka noong bata ka pa,
hindi ka masyadong pinakain. Ganun ba yon? Hindi ka masyadong pinakain. Or they are sensitive, especially they are sensitive to rejection. So again, meron tayo yung sa oral fixation, dalawa. Oral receptive and oral aggressive. So when we say oral receptive, passive ka dito, needy, tapos tawag ito, sensitive ka to rejections. So kung ano lang, parang yes for peace ka na lang dito kasi kung ano lang yung sasabihin ng, for example, ng ibang tao, okay. So passive ka. And then, when we say oral aggressive naman, nasobrahan ka dito ng, tawag ito, masyado kang aggressive verbally. For example, meron kang, ikaw dito ay verbally abusive. So baka, for example, nagmura-mura ka dyan. So oral aggressive ka. And then, let's go to anal naman. So when we say, yung erogenous zone ng oral, of course, yung ating mouth. Yes pa, good morning. Okay, so number, yung anal fixation naman, so yung erogenous zone natin is yung ating anus. So meron dalawa ding fixation dito. So anal retentive and anal expulsive. So when we say anal retentive, dito, ang bata dito ay like stingy, nagsistick siya ng order, and tidiness. So anal retentive pala, anal retentive. So dito sa anal retentive, yung bata dito, pag nasobrahan siya ng, pag nakulangan siya ng, tawag ito, ng training, for example, sa toilet training, so nagkakaroon dito, yung bata dito is generally stubborn and, balik na data, okay, anal retentive. So, perfectionist, tama, okay. So, yung bata dito is yung perfectionist siya at yung parang ano, palagi siya yung masyado siyang ano ba, ang tawag doon yung banidosa, parang ganun. Okay, so when we say anal expulsive naman, ito yung wala siyang self-control. So, yung bata dito is like messy or nagkakaroon siya ng carelessness. So, that is anal expulsive. So, let's go with phallic stage. So, sa phallic stage, ito na yung, merong dalawa, yung pinaka-importante lang dito is yung Oedipus and Electra Complex. Oedipus and Electra Complex. So, for example, yung Oedipus, yung tatandaan na natin palagi kasi pabalik-balik to sa board. So, pag sinabi natin Oedipus Complex, a boy, o si Juan yan, is sexually attracted to his or her for example, his mother, Oedipus yan. Pag boy, pag yung sa question, okay, a boy, automatically, Oedipus yan. So, pag sinabi naman natin, a girl is sexually attracted to to her father, that is Electra Complex. Okay? Basta pag Oedipus, boy yan. Pag Electra, girl yan. And then, we have, so latency stage naman, ito yung busy na yung masyado yung bata kasi school age to eh. So, busy na yung bata sa mga gawain sa school, activities sa school. So, kaya wala na siya masyadong development. So, when we say sa genital stage naman, ito na yung nasa puberty stage siya to adulthood. Okay? So, malinaw na. OA palagi parang yan ni Sigmund Freud sa psychosexual theory of development. Okay? So, number 18. Letter C po tayo, letter C. Number 19, Teacher Dar, a physical education teacher, demonstrate the new skill to be learned so that his students can watch him later and later reproduce the skill. What learning theory is associated with the situation? Ayan, kakasabi ko lang, kurutin ko na naman kayo. Paborito ko pa naman tong theory na ito. Okay, letter D. Okay. So, ayan na. Ito yung sinasabi nating modeling theory. So, kanino to? Automatically, that is a social learning theory by Albert Bandura. Ayan. So, balikan na lang natin yun mamaya. I-drill natin muna mamaya mula sa number 15 to 20.
So number 19, that is social learning theory. So yung modeling theory natin. So how to do modeling? ARMM lamang. Ayan. So ayan. Number 20, what feature of classical conditioning is exhibited when Kimberly was traumatized by a mere sight of roaming snakes but does not mind snakes on the cage? A, schema, B, discrimination, C, assimilation, and letter D, generalization. Okay, so letter D. Okay, letter B daw. May letter B din. Okay. Letter B. So maraming B. Letter B. Maraming B daw. B. Okay. So yan. So si Ma'am Kimberly dito, so ang sabi niya, natutraumatize daw siya sa mga pakalat-kalat na snakes. Pero hindi naman daw siya natatakot sa mga snakes na mga inaalagaan sa bahay o inaalagaan sa kanilang kulungan. So that is, of course, letter B po tayo, discrimination. So nagkakaroon na siya o alam niya na mag-discriminate doon sa mga bagay-bagay. For example, kinagat ka ng aso na kulay na kulay puti. So nakakita ka ng itim na aso, so hindi ka natatakot kasi sa puti ka lang na aso natatakot kasi yun lang yung kumagat sa iyo. So when we say yung schema natin, ito yung mental structure na tumutulong sa atin to understand yung mga bagay na kung paano ito gumagana. For example, again, yung schema natin, ito yung mental structure natin sa utak na nakakatulong upang maintindihan natin yung mga bagay-bagay kung paano ito nangyayari. Sabi niya, okay lang naligwak sa ngayon, basta wag lang sa board exam. So, okay. So, yung schema, yung mental structure para na nakakatulong kung paano natin masagutan yung mga, for example, yung mga sitwasyon sa bagay-bagay. So, example dito, for example, dalawa kayo ng kaibigan mo. Yung kaibigan mo, na-hire na siya as public teacher. And isa naman, ikaw, kapapasok mo lamang. So, yung kaibigan mo na dati nang employed doon sa school, so while preparing papunta sa papasok sa for example sa eskwelahan, so nagsasalita siya or nagdi-discuss siya, ganito yung mga gagawin mo mamaya, so ito yung mangyayari mamaya doon sa loob ng school. So yung newly hired niyang kaibigan, so magkakaroon siya ng schema, okay, so ganito pala yung mga ina-expect ko mamaya doon pagpasok ko sa unang araw ko ng trabaho. So nagkakaroon siya ng schema. So ayan, so yung discrimination again, ito yung nadi-discriminate mo na separate mo na yung mga bagay-bagay. For example, yun nga, yung for example, hindi siya natatakot sa pakalat-kalat, natatakot siya sa mga snakes na pakalat-kalat, pero yung mga snake na nasa kulungan, hindi siya hindi siya natatakot. So meron na siyang discrimination, na-identify niya na. So when we say assimilation naman, ito yung new information mo, nag-i-integrate into doon sa mga nauna mo ng information na alam. Assimilation, ito yung nag-i-integrate na yung mga bago mong informasyon doon sa dati mo nang nalalaman. For example, nakakita ka ng aso. Ay, sabi mo, aso yun. Kasi apat yung paa. Pero hindi mo alam na hindi pala lahat ng apat na paa ay aso. So ngayon, pusa yan. So nagkakaroon ka na ng na-assimilate mo siya, na-add mo na yung bagong information mo doon sa mga dati mo alam. That is assimilation. So generalization, for example, generalize mo lahat. For example, yung lahat ng police manloloko. So which is hindi naman lahat ng police is manloloko. Meron din namang faithful. Ay, naku, sana all faithful. Okay, so yun na. So number 20, that is letter B, discrimination. Okay, so balikan natin yung number, anong mang number yung kanina? Number, nakalimutan ko na. Okay, so balikan natin yung number 16. So number 16, yung centration, ito yung bata is nakafocus lamang sa isang specific feature ng isang bagay.
So, when we say learning plateau na naman, ito yung wala nang pumapasok sa utak mo. So, parang nag-dead end na lahat ng, nag-dead end na. Wala na, ayaw nang pumasok. So, learning plateau. So, yung gagawin mo lamang dyan, so, pause for a while. So, reflect kung ano ba yung dapat mo i-improve. So, ano pa yung gagawin mo para lang makapag-aral ka. So, a mere reflection lamang para magkaroon ka ulit or makakapag-aral ka ulit at pumasok lahat yung mga inaaral mo. So, learning pa to, pag wala ng development, pag wala ng totally, wala ka ng maaral o wala ka ng na-pick up na information, as in, drain na yung utak mo, wala na pumapasok, that's learning pa to. And then, so, meron tayo kay Sigmund Freud psychosocial development theory, yung OA palagi. So oral. So meron dalawa, oral receptive and oral aggressive. So oral receptive, ito yung passive ka. So pag sinabi ng teacher mo sa iyo, okay, kung ano man yung sasabihin ng ibang tao sa iyo, oo ka na lang ng oo. When we say oral aggressive, ito yung verbally abusive ka, hostile o parang ganon. And then, sa dalawa naman, ay yung erogenous zone mo is yung mouth. When we say sa anal stage naman, yung erogenous zone mo is yung anus, syempre. And then, tawag ito, meron tayong dalawa, anal expulsive and anal retentive. So, when we say anal retentive, so perfectionist ka dito, yung bata is perfectionist. So, yung anal expulsive, so yung bata dito may tendency na pagiging messy, or may tendency ng pagiging careless, parang ganon. O meron siyang tendency ng parang nagiging untidy siya. So, sa phallic stage naman, so dalawa lang, Oedipus complex and Electra complex. So, pag sinabing Oedipus, automatically, pag si boy attracted to either nanay or tatay niya, that is Oedipus. So, pag yung ano naman, yung Electra naman, a girl is attracted to, for example, sa nanay or sa tatay niya, that is Electra. So, latency stage naman, ito yung busy yung bata sa mga activities niya sa school. And genital, ito na yung, tawag ito, yung erogenous zone dito is yung mga libido. And then, tawag ito, dito nagkakaroon yung puberty stage ng mga adolescent. And then, so number 19, so social learning theory. So yung, tawag ito, yung si teacher daw, nagde-demonstrate ng a certain behavior or activity. So anong ginagawa ng mga bata? Anong ginagawa ni Sir Dar? Nagmo-model siya. So, saan associated yon? Sa social learning theory ni Albert Bandura. So, famous siya sa kanyang modeling, yung Bobo-Dahl experiment niya. And number 20, ito na nga. Ito na nga. So, when we say schema, ito yung mental structure natin para matulungan tayong maintindihan yung bagay-bagay. Discrimination. So, marunong ka na mag-discriminate kung saan yung tawag ito, saan yung kumagat sa'yo at yung saan yung kumagat sa'yo at saan yung hindi mo dapat katakutan. Yung assimilation naman, ito yung mag-a-add ka ng mga existing information doon sa mga dating alam mo na. So, meron siyang, tawag ito, interaction between once existing cognitive framework doon sa luma mo. And then generalization, ito yung generalize mo lahat. So lahat ng, for example, police is manloloko, which is hindi naman dapat. Okay, so number 21 na tayo. Okay, Isa, ready herself every morning since she likes having her mother prepare things for her. What displayed by the child trying to do things on her own? So ayan. A, initiative, B, autonomy, C, trust, and letter D, generativity. Okay, so letter A. So gusto niya siya lang yung gumagawa. Ayaw niyang tinutulungan siya. So, dito sa number 21, nagkukusa siya. Nagkukusa siya na gawin yung ibang, tawag ito,
yung mga bagay-bagay. Okay? So, okay. So, a child ready herself every morning since she dislikes having her mother prepare things for her. What displayed by a child trying to do things on her own. So, that is letter A po tayo. Meron siyang initiative. Initiative. So, ayan. So, meron tayo ditong Erik Erikson stages of psychosocial development. Sabi niya, ayaw ko nang magmahal. Sabi niya. Okay, so yung pinaka-the best na gagawin mo lamang dito, kasi sobrang dami eh. So, ilan to? 8? 2, 4, yes. So, kung 8 ito, so marami kang i-memorize. So, yung sinasuggest namin is yung i-memorize mo is yung edad at yung corresponding crisis task niya. So, okay. So, 0 to 18 months. So, dito na yung nagkakaroon na yung baby ng trust versus mistrust. So, yung virtue develop niya is hope. So, very crucial dito yung, tawag ito yung role ng nag-aalaga. So, sino yung, ano bang tawag doon? Saan mas pinaka-close yung bata? So, pag ganun yung gen ed question, for example, saan yung pinaka-attach yung bata? So, yung isasagot niyo po is sa caregiver. Caregiver, hindi po sa mother. Kasi sometimes, yung mother is busy, for example, sa work. So, meron siyang mga caregivers o yung mga yaya na mga babies nila, doon naka-attach yung bata. Kasi sila yung nag-aalaga. Okay? So, grabe yung ano, meron ditong very important yung role ng ating mga caregivers dito. Okay? So, kailangan malaman nila na, tawag ito, na yung isang tao o yung mundo is pwede nilang pagkatiwalaan. So, nagkakaroon sila ng hope. Virtue develop dito is hope. So, 18 to 3, autonomy versus shame of doubt. So, nagkakaroon na ng autonomy. So, dapat dito, balance lahat. So, hindi pwedeng mas marami yung autonomy nila at wala silang doubt. So, dapat merong balance. So, autonomy. So, meron na sila ditong may mga kagustuhan na silang gusto nilang gawin. At pag hindi nila na-meet yun, maybe pag nagkamali sila, magkakaroon sila ng doubt sa kanilang sarili or hiya na tinatawag. And then, sa 3 to 5, meron silang initiative versus guilt. So, magkakaroon sila ng pagkukusa sa mga bagay-bagay. So, marunong na silang, okay, ako na lang yung magtatali ng shoes ko. Okay, so, and then yung initiative versus guilt. So, yung nade-develop nila dito is yung purpose nila. Okay, so number, yung ano naman, industry versus inferiority, ito yung nagsisipag-sipag na yung mga kabataan dyan. Kasi yung nade-develop nila na virtue is about yung competence nila. So pag hindi nila na-develop yung nang mabuti itong industry, magkakaroon sila ng inferiority complex. So parang yung self-esteem nila is mababa. So ito naman yung 13 to 21. So dito na yung mga nasa adolescence, nagsistart na yung magdalaga yung mga bata at magbinata yung mga lalaki. So, meron sila ditong identity versus role confusion. So, sabi niya, ako na lang po magtimpla na sarili kong gatas. Ganun ba? Ayan. So, 29 to 39, intimacy versus isolation. So, dito na kayo naglalandi-landi. O, diba? So, dito na yung time na kung bakit ngayon meron kang kajowa dyan. Tapos, meron ka dyan ka-drill body. Kasi may jowa ka ngayon. So, nandyan yan sa intimacy versus isolation. So, siguro dahil baka pag wala kang na-feel na intimacy or maybe hindi mo nakita yung taong para sa'yo, so mag-a-isolate ka na lang. So, mamahaw sa mudra. Okay? Sige lang, kumain na ako. Okay, so number 40 to 65, generativity versus stagnation. So, yung generativity, ito yung nakakapag-generate ka pa ng mga, for example, meron ka pang naiambag sa community. For example, you are still willing to, to give something to the community or nag-aano ka pa dito. Yung parang meron ka pang purpose. So, when we say stagnation, yung wala ka ng production, wala ka ng productivity, I mean. So, sa generativity, nakakapag-produce ka pa ng kung ano-ano dyan. So, may mga bagay ka pang kayang gawin. May mga tawag ito, may mga trabaho ka pang nagiging productive. So 65 and older
So integrity versus despair. So yung virtue develop mo is yung wisdom. So yung pinaka ano lang namin dito, usually yung lumalabas itong ano eh, itong identity versus role confusion, itong trust versus mistrust, and itong generativity versus stagnation. Pero much better na i-familiarize yun na lang. Ayan. Okay, so number... Okay, so number 22, which development principle is not true? A, children develop skills and abilities in an unpredictable manner. B, children develop in a predictable manner. C, children's development is a function of environment and heredity. And letter D, children develop at different rates. Okay, so alin daw sa mga development principles ito ay hindi totoo? Okay, so alin yung hindi totoo? So number 22, the correct answer for number 22 is letter A po tayo. Letter A po tayo. Number 22, letter A. So children develop skills and abilities in an unpredictable manner. So di ba kasabi ko lang kanina, yung epigenetic principle ni Erik Erikson, na yung personality daw nagde-develop like a rosebud. Okay? Kaya nga meron tayong yung mga tawag ito, mga famous psychologists natin. So meron silang mga stages kung ano yung unang ma-develop. Kasi ang sabi dito sa letter A, unpredictable. Napipredict natin kasi meron nga, for example, buntis ka. Buntis ka, for example, buntis ka ngayon. Okay? So after 1 month, so yung baby ko sa chan is nagbibigin na, nagsisimula na siyang mag-form ng organs. And then after, for example, ilang weeks, okay, meron na siyang heartbeat. Okay, so after ng another few weeks or few months, yung fetus ko is na-cover na yung buong uterus ko. So after ng mga siguro mga 5 or 6 months or 4 months, 5 months, so makikita ko na yung kung ano yung gender ba ng baby ko, lalaki ba ito, babae ba, ganyan. And, for example, after ng few months pa, okay, so masisipa na yung baby ko kasi tawag ito, meron na siya mga motor reflexes sa chan ko. So napipredict natin, meron kasi nga sabi niya like a rosebud. So our personality, our physical, our cognitive development ma-develop in predetermined stages. So which is not true, letter A. Apple na may kagat, children develop skills and abilities in unpredictable manner. So letter B, napipredict natin yung development. Kasi for example, grade 1, o dapat marunong ka na magsulat dito. So grade 2, dapat nakakabasa ka na ng, tawag ito, ng short words. O, so dapat pag grade 3 ka, marunong ka na mag-cursive na sulat. Okay, so na letter C, yes, of course, development and the function of the child is may influence yung environment at somewhat yung mga tawag ito yung genetics natin, yung mga genes natin is namamana natin from our parents. Yung mga sakit, yung mga physical features, yung ating blood types, so namamana natin yan. So yung mga environment naman, so mayroong influence din yung ating mga teachers, yung ating mga friends in our development. And letter D, children develop at different rates. Yes, syempre, hindi lahat ng bata, for example, sa buwan na ito, nagde-develop lahat yan, na marunong lahat yan magbasa. Hindi, merong fast learner, merong mentally challenged na learners. Okay, so number 22, letter A po tayo. Number 23, on what level of Harvey Kerr's developmental task when Donna, a CEO, maintains standard of living, maintains her relationship with her spouse and performs civic and social responsibilities. A, late childhood. B, early adulthood. C, middle age. And letter D, old age. Yan, okay lang po na late kayo kasi i-upload po ito ni sir. Unli-ulit po tayo dito. Unli-stake tayo dito. Unli-stake. Okay, letter C, letter C. So, okay, so... So, si Havergers, developmental task. So, nasa anong level daw ba siya? Okay, so nasa anong level ka na ba pag meron ka ng minimaintain na standard of living? Meron ka ng asawa, saan ka ng level dyan? Saan ka ng level yan pag minimaintain mo na yung relasyon mo sa iyong asawa?
Tapos nakakapag-perform ka pa ng mga civic and social responsibilities. Okay, so wala na ibang sagot. So may nakita rin akong letter B. So that is letter C po tayo. Nasa middle age na po. Kung nagmi-maintain ka na ng ano, minimintay mo na yung relasyon mo ng iyong jowa mo, ng iyong asawa, for example, nasa middle age ka na. So matanda ka na. Matanda ka na, ganon. So ayan, so these are examples of heavy curse developmental task. So same pa rin, memorize the age para hindi na masyadong, kasi si board magbibigay yan ng, okay, a 7 years old child, an 11 years old child, a 2 years old child. So pag nakita mo na yun, automatic, okay, yung 2 years old, ano to eh, tawag ito, nasa infancy and early childhood to. So ito yung sagot. Yan. So ayan na siya. So during the age of 0 to 5, so yung bata dito is yung toddlers, yung mga infants, nagle-learn na siya mag-walk. So ayun na, may mga toilet trainings na tayo, may learning to talk and to form relationship with others, kasi 5 years old nasa kindergarten na yan eh. And then sa middle childhood naman, ito yung 6 to 12 na siya. So yung mga school related skills, kasi nag-aaral na yung bata dito. So grade for example grade 1 to grade 6, nasa primary years na siya. So nag-aaral siya, so about conscience, values, learn to be independent. Okay, so hi sa mga ating bagong LPTs. Hi ma'am, kay ma'am Bella Quambot Bazar. Hi ma'am. Okay, so number, yung adolescence naman, 13 to 17 years old. So ito na yung meron ka ng emotional independence. Meron ka ng productive occupation. Sa school ito, okay. Sa achieve gender-based social role, kasi nasa adolescence period pa ito. And establish mature relationship with peers. So adolescence. So, yung palagi niyang kasakasama dyan, mga kaibigan niya, and mga kaklase. Sa early adulthood naman, ito na yung, so, pag 18 ka na, mag-choose ka na ng life partner. As early as 18. So, agahan natin. So, 18 years old, pwede ka na mamili ng life partner mo. So, pwede ka na mag-establish ng family. So, 18 to 35. Pero, wag naman 18, no? Kasi 18 ngayon, nasa senior high pa lang eh. And then, take care of a home, establish a career. So, 18 to 35, dapat meron ka ng career. So, middle age, na yun. So, maintain mo na yung career mo, yung standard of living mo. Meron ka ng social responsibilities. So, inaalagaan mo na yung asawa mo dyan, yung mga anak mo, and everything. Tapos, and dito ka na rin yung, pag nasa 60 years old na kasi to eh. So, adjust to physiological changes. So, nandito na rin sa middle age, yung kapag nagme-menopause ka na. Sabi niya, nasa middle age na ako pero hindi pa rin makaka-establish ng standard of living. Oh, appear, ma'am. It's a tie. So, hindi naman kasi di ba nga, you cannot compare the sun from the moon. So, yung moon, nagsha-shine siya differently from the sun, different schedule, different timelines. So, pwede tayong magiging milyonaryo at the age of 60. So some people naman nagiging maraming pera during kabataan nila, 10, 15, 13. So kanya-kanyang timeline. So wag nating i-compare yung anumang buhay natin ngayon sa iba, kasi magkakaroon tayo ng parang maiinggit tayo. So alisin natin yung inggit. Instead, enjoy lang kung ano yung meron ka, kasi life is short. You have to enjoy the rest of your the rest of your time dito sa mundo, kasi Wag mo nating i-stress yung sarili natin na yung iba meron ng ganito, meron ganyan, tapos tayo wala. Be happy. Masaya tayo. Importante alive. Importante alive. And then, next na, later maturity over 60 years old. So, adjust to deteriorating health. So, matanda ka na dito. So, nagre-retire ka na, retirement age na. So, okay lang yan. Kasi, tingnan mo naman, no. For example, maiin ka sa DepEd ng 40. So, after 15 years, pwede ka na mag-retire. So, for example, 30 ka ngayon. So, after 15 years, that is 45 years old. O, pwede na. Diba? Yes, yes, tama yun, ma'am. Maingit in a good way na gawin mo yung motivation to do better, na ma-achieve mo rin yung mga gusto mo sa buhay. Pero wag yung maingit na, okay, ay, hindi. Kasi maganda yung bahay niya, kasi yung asam niya, ganyan. Ah, kabit niya ni congressman. Huwag tayong simosang na walang
huwag tayong magiging chismosa na parang napakababa ng ano kasi, parang pangit. Basta pangit, huwag ganun. Yes, importante makapasa ka sa LET. Kasi pag nakapasa ka ng step ng LET and then you take another step, magparang ka or have an experience or mag-aral ka ng master's degree, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ayan, mahaba na yung usapan natin. Number 25, bilisan na natin. According to Jempia J, this level of development occurs from 12 to 18 months and it is when a child starts to develop his curiosity. Ayan, A, primary circular level, B, secondary circular level, C, reflexes, and letter D, tertiary circular level. So, maaga po tayo nag-start 8 a.m. Saglit lang ha. Okay. So, nasa ano to? Nasa sensory motor. So, meron tayong mga primary, circular, reflexes, secondary, tertiary, and etc. Okay. So, sa board exam, parang sa panahon ko, parang may lumabas atang ganito. Pero isa lang, hindi siya masyado. Yung palaging lumalabas is yung concrete at formal. Okay. So, let's answer number 24 na para hindi na tayo magkaligaw-ligaw. So, 12 to 18 months when a child starts to develop his curiosity, that is letter D po tayo. Letter D, daddy. So, eto meron ditong, tawag ito. Ayan siya. So, sa sensory motor stage, ages birth to 2 years old. Ayan din. So, basically, flexes yung infant. Yung mga habits niya after birth, yun yung sinatawag nating basic reflexes. So, we have primary circular reaction, yan yung 1 to 4 months. Secondary circular reaction, 4 to 8 months. Number 4, coordination and secondary circular reactions, 8 to 12. So, ayan, yung 12 to 18 months, that is tertiary circular reaction, 12 to 18 months. Okay lang maligwak. Kasi usually hindi masyado to tinatanong pero minsan isa meron. So basihan ulit natin yung months. Okay, yung months yung pagbabasihan natin. So 12 to 18 months, that is tertiary circular reaction. So kung gusto niyo basahin pa yung pinaka-detail niya, so pwede namang i-research po natin. Number 25. Okay, so Jerome Bruner coined this term. This is the role of teachers and others in supporting the learner's development and providing support structures to get to the next stage or level. A, scaffolding. B, zone of proximal development. C, zone of actual development. And letter D, more knowledgeable others or yung MKO natin. Sino yung mga more knowledgeable others yan? So yung mga merong authority, for example, teacher mo, parents mo, sino pa ba yung kaklase mo na mas alam yung activity kaysa sa'yo at tinuturuan ka, sila yung considered as more knowledgeable others. So yung more knowledgeable others dito sa YouTube is si Sir Melvin. Sir Melvin. Okay, so letter A. So yung pinaka... tawag ito. So, yung pinaka-clue words na natin ito. So, pag nakita nyo sa question, merong support, merong assistance, merong, ano pa ba? Basta merong may assistance, may support, may... basta yung mga susuporta na mga words, that is letter A, scaffolding. Scaffolding po yung tawag dyan. Scaffolding. Okay? Yeah, okay. So, si Jerome Bruner yung nag-term, pero yung gumamit si Lev Vygotsky. So, scaffolding yun, pag may provide support or assistance, scaffolding yun automatic. More knowledgeable others, teachers mo, parents mo, yung kaklase mo na mas alam yung activity sa'yo o yung isang bagay, that is the more knowledgeable others. So, isa-isahin natin. So, ayan. So, kay Vygotsky's zone of proximal development. So, at first, for example, yung isang... So, for example, at first, yung isang bata ay hindi pa siya marunong magsulat ng cursive, for example. So, meron siyang nagsastruggle siya
magsulat ng cursive na handwriting. For example lang. So, maghahanap siya ngayon ng taong makakatulong sa kanya. So, magkakaroon siya ng, tawag ito, ng more knowledgeable others na magtuturo para magawa niya yung isang bagay. So, once na naituro na sa kanya, so, meron na siyang, nandiyan na siya sa may, tawag ito, na magkakaroon na siya ng CPD o yung Zone of Proximal Development. Ito na yung stage na kung saan nagagawa niya ng magsulat ng cursive sa tulong ng kanyang, for example, ng kanyang teacher. So, Zone of Proximal Development. And then, so after dyan, so pag siya na lang, alam niya na, marunong na siya magsulat ng cursive, so i-withdraw na yung nini-teacher yung kanyang assistance. So, withdrawal of assistance ng paunti-unti hanggang yung bata is kaya niya ng magsulat ng cursive. So, that is a zone of actual development. So, yung zone of actual development, pag alam na ng bata na kaya niya nang gawin yung isang bagay, so meron na siyang development. So, zone of proximal development, ito yung progress ng bata na kaya niya nang magsulat ng cursive sa tulong ng kanyang teacher, for example. Ayan. So, okay, drill ulit natin mula doon sa number 20, yung schema again, yung mental structure ng ating mind na nakakatulong upang malaman natin o maintindihan natin kung paano yung isang bagay ay nangyayari or nag-work. So, when we say assimilation naman, ito yung ini-integrate mo yung new information into one in six existing information. So, when we say generalization, ito yung generalize mo lahat-lahat. So, lahat ng, for example, ng police is manloloko, which is hindi naman dapat. So, generalize mo, pangkalahatan. Okay? And then, ayun, may si Eric Erickson, yung psychosocial development niya, meron tayong walo. So, trust versus mistrust, tawag ito, initiative versus guilt, so, or autonomy versus shame and doubt. So, yung mnemonics lang natin dyan is taiigi. T-A-I-I-I-G-A. So, parang ganun. Basta ganun. So, mayroon siyang psychosocial development by Eric Erickson. So, yung kailangan niyang ma-develop ng bata is yung trust niya para maisip niya na yung buhay o yung mundo ay hindi malupit. And then, so, yung initiative, so, nagkukusa yung bata, nagawin yung isang bagay. So, yung pinaka, tawag ito, yung adolescence naman, yung pinaka, ano na yung identity and role confusion. So, nandiyan, yung bata is medyo confused sa kanyang role sa society. When we say naman yung, tawag ito, yung intimacy and isolation, dyan na yung stage which is naghahanap ka na ng partners in life. And pag hindi mo na-develop yun, magkakaroon ka ng isolation. So, generativity naman, ito yung meron ka pang productivity. So, meron ka pang nagpa-participate ka pa sa community at meron ka pang ambag sa susyudad. So, pag stagnation, ito yung parang ayaw mo na maging productive. So, ayun. So, balikan nyo na lang yung psychosocial development ni Eric Erickson. And then, so yung scaffolding again, meron tayong yung zone of proximal development. Kapag yung student, yung isang bagay na nahihirapan siya, ay kaya niya nang gawin with the help of teacher, parents, or yung kanyang kaklase na mas alam yung isang bagay. And yung zone of actual development, ito na yung alam niya nang gawin yung isang bagay without the help of others. So yung withdrawal of assistance naman, ito yung unti-unti mong pag-withdraw ng iyong assistance doon sa learning ng bata. Okay, so number 26, sequence in which growth starts at the center of the body and moves towards the extremities. A, latency, B, proximodistal, C, cephalocaudal, and letter D, phallic. So number 26 na tayo. Medyo bilisa-bilisa na ng konti. Okay, number 26. Okay. So ang sabi dito, the growth starts at the center sa trunk papuntang palabas. Hanggang doon sa mga kaduluduluhan ng katawan mo. So that is proximodistal. So when we say cephalocaudal, so yung development mo nag-start sa head first. So nag-grow mo na yung head ng mas mabilis kaysa sa other parts of the body. Yan during embryonic stage ito. So sa proximodistal, so yung brain muna and spinal
cord follow a central axis down through the body due to necessity for nerves to be in place before infant can control arms and legs. So, cephalocaudal, yung head yung nauuna. So, sa proximodistal, ito yung sa mula doon sa body central axis towards the periphery. Okay, number 27, during the germinal phase of prenatal development, a single cell is formed once sperm unites with the egg. This cell is called a blank. A, embryo, B, chromosome, C, mitosis, and letter D, zygote. So, ilan yung chromosomes natin? Total of ilan? Isang human person, ilan yung chromosomes? So, yung stages of mitosis, promat lamang yan. Prophase, metaphase, anaphase, and telephase. Promat lamang yan sa gen ed, sa stages of mitosis. Prophase, metaphase, anaphase, and telephase. So, pag ano yung tinanong lang kung ano yung last stage ng mitosis, telephase. Kasi T yung ano, yung pinakauna. So, meron tayong, ilan yung chromosomes? So, meron tayong total of 46 chromosomes, 23 pairs yung 23, so 46 yung total. So, pag may extra chromosomes tayo, that is trisomy 21 or nagkakaroon tayo ng Down syndrome. Okay, so number 27, single cell is formed with the sperm unites with the egg. And this cell is called A, of course, letter D, zygote. Zygote po tayo dyan. So, how is embryo being formed? Gaffesicee. How is embryo being formed? Gaffesicee lamang yung mnemonics. So, gamit yung so sperm ng lalaki sa egg sa babae, mag-unite and then mag-fertilize. So, that is, mag-ano na siya ng fertilization. So, after that, ng fertilization, mag-form na yon into a zygote. So, yan na yon. So, ito na yung single cell form one sperm and egg unites. So, the single cell is called a zygote. And then after that, magkakaroon na siya ng division which is called magkakaroon na siya ng multicellular division. Yung tawag na doon is yung cleavage and the last stage sa embryonic stage how embryo is being formed is magpo-form na siya into embryo. So kasi once a month, kasi yung meron tayong mga tawag ito, yung sa mga babae, meron tayong menstrual period. So every month, nagre-release tayo ng egg from our ovary into our fallopian tube. So, after sexual intercourse, kung meron kang nakaana-ana, so, pasensya na mga single. So, for example, after ng sexual intercourse, kung meron kang asawa dyan, so, the sperm move from vagina through cervix and uterus. So, kung saan yung one sperm ay mag-fertilize sa egg. So, yung isang sperm daw mag-fertilize sa egg kung meron kang sexual interaction and sabi niya, ayaw mama, ayaw ana-ana mama. Okay, so after that, so yung fertilized egg na yon, which is yung zygote, magdi-divide na siya into yung fertilized egg pala, sorry, ito yung mag-fertilize ay magdi-divide into multicellular cells and move at tapos mag-move siya magta-travel siya into your fallopian tubes and to the uterus. So after that, so magiging ball na yon, magbibilog-bilog na sana all, di ba? Okay, magiging solid ball na siya and becomes a ball na tinatawag nating blastocyst. Wait lang. Okay, so after noon, so ayan na, mag-fertilize, matatawag na natin blastocyst yun, and then mapupunta na yon sa ating, mai-implant na yun sa ating uterus at doon na siya mag-develop into into an embryo. So after ng 3 weeks ng fertilization, so meron tayong paano dito? Meron tayong pa signs ng konti. So after ng fertilization, so after 3 weeks,
So yung most organs na noong tawag ito ng fetus sa tiyan natin is nagbibigay na siya magporma. Poporma na yung mga organs ng fetus sa ating tiyan kung buntis ka. So by 12 weeks, so yung fetus na yon is mako-cover na yung entire uterus mo. And 14 weeks, so iyan na yon, medyo mo mai-identify na natin. Ito na yung magpapa-ultrasound ka, mai-identify na kung lalaki ba o yung babae ba yung anak mo. And 16 to 20 weeks, ito na yung ito na yung yung buntis is mararamdaman niya pa yung pagsipa-sipa ng baby sa tiyan niya. And 24 weeks, dito na yung pwede nang mabuhay yung fetus outside the uterus. So, i-incubate na lang siya. And after that, sa mga following na weeks, maghihintay ka na lang kung kailan ka manganganak. So, number 27, letter D. So, may bad yung ana-ana. Basta. Kayo na lang bahala dyan. Number 28, which of the following practice is regarded to be developmentally appropriate for preschoolers? A, make the activities too simple and easy that only last for a while or short while. B, activities ought to be practical, not written. C, use materials that are challenging, vibrant, and appealing. Letter D, always give rewards and never punish. Okay, letter C. May letter B din ako nakikita. May letter D din. Huh? Always give rewards and never punish. So, paano ka makapagbibigay ng discipline sa bata kung ayaw mong ipunish? Naku po. Okay, so number 28. So, paano ba? So, ano ba yung mga developmentally appropriate for preschool? Preschool yung pinag-uusapan. So, letter C po tayo, letter C. So, kailangan mo lamang, kasi preschool pa ito, so kailangan mong gumamit ng mga materials kasi kailangan mong makuha yung interest eh, ng mga preschoolers. Kasi ano yan eh, hyperactive, short lang yung, very short lang yung kanilang attention span. So, kailangan mong maghanap ng mga bagay-bagay na makuha mo yung interest nila ng medyo mas mahaba. Okay. So, kailangan mong magagamit ng materials that are challenging, pero vibrant siya at appealing. So, yung para ma-motivate yung bata, okay, ano ba itong mga ganitong bagay? So, number 28, letter C po tayo, letter C. So, ayan. So yung preschooler daw, so kailangan ma-engage siya, play-based approach to joyful, engaged learning. Okay, so number 29, all these statements are cognitivist principles except A, belief of non-observable behavior, B, preference to focus on understanding the cognitive process, C, analyzing the components and structure of information processes, and letter D, conclusion based on observation of learning external manifestation. Okay, 29, D, may A, di ka magsisisi sa letter A, may pa question mark A, ako pa talaga yung tinanong, A ba yan ma'am? A ba yan ma'am, A? Okay, so 29. Okay, so alin daw yung hindi parte ng cognitivist na hindi ka ginagamita, hindi mo yung masyadong ginagamita ng utak o hindi nakaka-influence sa iyong cognitive principles. Okay. So ayan, so nakahati-hati na yung taong bayan between A and letter D. Okay, so number 29, so all the statements are cognitivist principle except letter D po tayo. Letter D po tayo kasi letter D is observations of learning's external manifestation, behaviorism po to. Behaviorist kung hindi po ako nagkakamali. So yung letter A, kasi maraming sumasagot ng letter A. So when we say cognitive, it is hidden, hindi mo nakikita, covert, naka-cover, nasa utak mo lang. So, hindi talaga siya ma-observe. Belief of non-observable behavior. Yes, cognitive, hindi mo nakikita. Utak mo yan, nandoon sa, nasa isip mo. Yung mental capacity mo yan. Cognitivist yan, covert, na-cover, hindi mo nakikita. Okay, so number 29, letter D. Okay, so preference, focus on understanding, yes. Pag nakakaintindi ka, that's, you're using your cognitive skills.
So when you analyze, yes, you're using your cognitive skills also. So yung letter D, conclusion based off external. Pag external sa labas, that is from your environment. Okay, ligwak pero natuto. So 29, letter D po tayo para kay daddy. Okay, number 30. In treatment for alcoholism, Don was made to drink an alcohol beverage and then made to ingest a drug that produces nausea. Eventually, he was nauseated at the sight and smell of alcohol and stopped drinking alcohol, which theory explains this. Okay, so palahubog daw si Don. A, operant conditioning. B, social learning theory. C, associative learning. And letter D, attribution theory. Nadali. Okay lang yan. Madadali kayo ngayon pero never sa board exam. Okay, so letter C. Hindi ka pa rin magsisisi kay letter C. Okay, so letter C. A, kasi may instrument. So ano yan? Musical instrument? Okay. Yes po, uploaded po to after ng live. So maaga tayo kasi marami pang magla-live mamaya. Major shift kasi Friday today. Yung schedule po dito sa pagla-live is every Friday. Okay, so number 30. The answer for number 30, that is letter A po tayo. Letter A po tayo. Operant conditioning. O, diba? The operant conditioning sa may associative. Sa i-discuss natin yung associative learning. Okay, so operant conditioning po yun. Kasi naalala nyo yung tawag ito, yung conditioning. Conditioning ni B.F. Skinner. Okay, so number 30, letter A. So when we say associative learning, ito yung style of learning that happens when two unrelated elements become connected. Yes, kasi operant and instrumental conditioning. So associative, ito yung may dalawang unrelated elements, kumbaga nagiging connected. So for example nito, yung mga objects natin, yung mga size, yung ideas, behavior, yun yung ma-associate. For example, okay, for example ng associative learning. For example, so yung bata, for example, yung estudyante mo ay naglinis ng classroom. For example, naglinis sila ng classroom. So after ng paglilinis nila, o natuwa si teacher. So binigyan niya ng treat. For example, binigyan ng candies or binigyan sila ng biscuit isa-isa. So ngayon, so every time na maglilinis sila, so na-associate na nila na yung paglilinis ay may katapat na reward. That is associative learning. Okay? So again, yung associative learning, yung merong dalawang two unrelated events, for example, objects, ideas, behaviors, or etc., ay connected. So naglinis yung estudyante, so after niya naglinis, natuwa si teacher, binigyan niya ng treat, binigyan niya ng rewards, binigyan niya ng candy, binigyan niya ng biskwit. So noong naglilinis sila, palagi na silang naglilinis kasi iniisip nila na yung paglilinis ng classroom ay may kaukulang reward. So that is associative learning. So what is attribution theory? When we say attribution theory, ito yung ability ng child to explain causes of the behavior. For example, nagalit yung jowa mo. O nagalit yung jowa mo, kung dito sa attribution theory, masasabi mo bilang ikaw na jowa kung bakit nagalit sa'yo yung jowa mo. For example, nagalit siya sa akin kasi late akong dumating sa date. Galit siya sa akin kasi hindi niya ako siniput doon sa date namin nakaraan. So that is attribution theory. So may kakayahan na yung bata na magbigay ng rason sa isang bagay o isang behavior na kanyang nagawa. Ayan, so malinaw na, number 30, letrang A, apple, na may kaga. Okay, ligwak, pero ako ay natuto. Number 31, if you have to develop in the students a correct sense of right and wrong, with which should you to be concerned
according to Freud. A, id, B, ego, C, superego, and letter D, superego and ego. So paano mag, pag may nagkamali dito, kukuritin ko sa singit. Okay, if you have to develop in the students a correct sense of right and wrong, which should you be concerned according to Freud? So alam mo na, okay, kung gagawin ko itong isang bagay, tama ba ito? O kung gagawin ko itong isang bagay, tama ba ito? Saan ka ba dyan? Okay, so ito yung tinatawag natin realistic or yung deciding part ng ating utak. Oh, nako, kakasabi ko lang, nagkagulo na yung ating mga ano, mga LPTs at mga top-notchers sa March 2024. If you have developed in the students a sense, a correct sense of right and wrong with which you should be concerned according to Freud. So that is letter B for ego. So sa lahat ng nag-letter C, kurutin nyo ang singit. Dali, bilis. Kuritin nyo yung mga singit nyo dahil kakasabi ko lang kanina ito, hindi nakinig, naku po. Yes, ego is the decision making. So, for example, gagawa ka ng, tawag ito, wala kang pera, gutom na gutom ka, okay, kukunin ko ba ito? May nakakita ka ng tinapay na hindi sa iyo. Hindi, nakakita ka ng tinapay na hindi sa iyo, nagugutom ako kung kukunin ko to. Tama ba yung gagawin ko? Pag hindi ko ito kukunin, magugutom ako. So, alin dito yung gagawin ko? Ego yon, taga-balance, mga dudong at mga toto. Kurutin ang singit ng lahat na nag-letter C. Seryoso ako. Okay, so yung deciding part of our mind is our ego. Okay, ito yung realistic, tawag ito, ito yung realistic, ito yung nag-mediate between sa id mo at yung super ego. So, letter B po tayo, number 31. Letrang B for nabudol ang taong bayan. Ayan, nakurot na. Very good. Okay, 30. Ouch, ang sakit. Sabi niya, oh, talagang kinurot. Hala, sabi niya, anong klasika pag wala kang singit? Okay, 32. What time tested principle of learning is violated when teacher Kim keeps on giving lectures in her class while her students remain seated to listen? A, learning is an active process. B, learning begins with objectives. C, learning is discovery of ideas. And letter D, learning is collaborative process. Okay, letter A, may letter C. Ano daw yung ano yung time-tested principle na violate ni Ma'am Kim kapag lecture lang siya ng lecture, hindi niya pinapabayaan niya lang yung mga students niya na makinig na lang. Okay, so basic na basic, that is letter D. Learning, aba? Yes. Okay. Our time-tested principle of learning violated when teacher Kim keeps on giving lectures in her class while her students remain seated. So, meron tayong mga time-tested principles. So, learning is an active process. So, dapat lahat, yung mga estudyante mo ay nagpa-participate din. And letter B, learning begins with objectives. So, lahat-lahat. So, dapat yung sa bawat pagtuturo mo, sa when you make, for example, yung mga lesson plans mo, you stick with your objectives. And letter C, learning is discovery of ideas. Yes, of course. So let your students discover some knowledge, for example, sa topic mo. And letter D, learning is collaborative process. So dapat merong collaboration si teacher at si student. So pwede naman yung learning is an active process. Kasi pag naging active ka, so meaning to say, merong collaborative. So, ayan.
Okay, so letter number 32 tayo. Learning is an active process. Bakit letter C? Nagtataka ako. Okay, so number 32, letter A po tayo, letter A. Okay, so number 32, what time based? Pag nag-ano, for example, si teacher is lecture na lang ng lecture, so that is learning is an active process. So yung pag letter D, kapag collaborative process, so hindi nagbibigay si teacher ng mga group activities. Okay? Nako na, so pagpasensyahan nyo na yung aking ano. So number 32, letter A po tayo, letter A. Letter A po. Okay, letter A po tayo, number 32. Learning is an active process. Nagulat ako doon. Yes, letter A. Active process kasi si teacher kasi lecture na lang ng lecture. So when we say learning is a collaborative process, si teacher Kim, for example, yung teacher mo, hindi na siya nagbibigay ng opportunity sa kanyang mga students na makipag-collaborate sa kanyang mga kaklase. Ayun. So naligaw yung aking pag-encode. So pagpasensya nyo na. So letter A po tayo, learning is an active process. Kapag si teacher Kim is lecture na lang ng lecture, ayaw niya na magbigay sa hindi niya na binibigyan ng opportunity yung kanyang okay. So ayan, so learning is an active process. So collaborative pag si teacher Kim naman ay hindi naman siya nagbibigay ng mga group activities. So yun. Ayan. So number 33, Robby gets a lot of pressure from work. Based on Eric Erickson's psychosocial theory, this act of Robby shows A, intimacy, B, identity, and letter C, trust, and letter D, industry. Okay, so when we say yung ano yung active learning, so lecture na lang ng lecture si Teacher Kim, so wala siyang tawag ito, walang involvement yung students niyo. Yung na-violate niya is learning is an active process. Yes, tama yung ano, yung learning is collaborative process. Pag nag-stop na yung group nagbigay ng group activities, that is collaborative. So namali lang yung keyboard ko. Pagpasensyahan niyo na. Okay, so number 33, Robby gets a lot of pressure from work. So based on Eric Erickson's psychosocial theory, this act of Robby shows saan? Okay, so that is, nako, ba't walang ano? Industry. So number 33, letter D, industry. So intimacy, ito yung, meron ka ng, ito na yung mga stage na kung saan, jumujowa-jowa ka na. So itong identity and role confusion during your adolescence period. So yung trust, dito pa lang yan sa infancy. So number 33, letter D po tayo. Letter D. Okay? Ayan. So okay lang yan. Okay lang yan. So hindi naman tayo perfect. Okay. So number 34, if a student is encouraged to develop himself to the fullest and must satisfy his hierarchy of needs, the highest need to satisfy according to Maslow is blank. A, belongingness. B, safety needs. C, psychological needs, and letter D, self-actualization. So ano din yung highest na dapat mong i-develop according to Maslow? Okay, letter D, 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 D. So alam na ng taong bayan. So of course, yung pinaka-last stage ni Maslow na dapat mong i-develop is yung self-actualization. So first, meron din itong table. So first, so kailangan mo munang ma-satisfy yung physiological needs mo. So dapat busog ka. So dapat busog ka bago ka makapagtrabaho. Okay? So dapat busog ka bago ka makapagtrabaho. So yung ma-fulfill mo muna yung physiological needs mo, yung yung water, food, yung clothing, and yung yung pleasure is nasa physiological needs, ha? In fairness, nabasa ko, yung pleasure daw is nasa physiological needs. So, yung safety needs naman, ito yung personal security mo, yung magkaroon ka na dito ng trabaho, secured na yung, meron ka ng financial stability, yung health mo, meron ka ng property. So, pagkatapos mo mabusog, kailangan mo munang magpatayo or magtrabaho. Magtrabaho at magkaroon ng property. Saka ka na lumandi. Saka ka na magkaroon ng asawa, jowa. So, bago mo ma-reach itong love and belongingness, so, dapat meron ka na, secured ka na.
Okay, so after that, so kung secured ka na, may jowa ka na, so mag-aakyat ka naman doon sa stage na kung saan magkakaroon ka noong mga status, recognition. So yung ma-build mo yung self-esteem mo, magkaroon ka pa ng additional strength, meron ka pang sariling, magkakaroon ng respect yung, for example, yung society sa'yo, magkakaroon ka na mag-boost pa yung self-esteem mo. So, ayun. So, after ng self-esteem mo, so yun na yung pinaka-highest na dapat mong, tawag ito, maabot, is yung self-actualization, which is your desire to become the most of one that can be. So, pag mamimintay mo lamang itong self-actualization, kapag stable na yung physiological mo, physiological needs mo, so marami ka ng pagkain, kompleto ka sa mga bagay-bagay. And then after that, so yung security mo, yung financial security mo, yung resources mo, yung health mo, yung property mo, so dapat na-fulfill mo yung lahat. And then, so meron ka ng jowa, meron ka ng ka-intimate. So meron ka na yung family mo is stable na. So magkakaroon ka na niya ng self-esteem din. So yung self-esteem mo, ito yung yung status mo sa lipunan. And lastly, yung self-actualization. Okay, so yung pleasure and ano, and nandiyan daw sa physiological din. So bahala na kayo diyan. Okay, so number 35, Herbart, who established pedagogy as a field of study, promoted the use of formal teaching procedures that will afterwards boost students' intrinsic drive. Based on items below, what should be the proper order of steps in teaching? A, present the topic. B, prepare topic of interest. C, inductive questioning. And letter D, new knowledge relate to the existing knowledge. So, pasensya na, may delivery. May door-to-door delivery po. Okay, so letter A, 3, 2, 1, and 4. B, 1, 2, 3, 4. C, 2, 3, 1, and 4. And letter D, 2, 1, 3, and 4. So, letter D. So, laban lang. So according kay Herbart, so alin daw yung mauuna, yung proper order of steps in presenting, for example, in teaching pala. Ayan. So meron na mapagkakaisa. So the correct answer for number 35 is letter D. Letter D po tayo. So first, kailangan mo muna i-prepare yung topic of interest mo. Then after mo ma-prepare, then present the topic. So after ng topic na yan, so go with inductive questioning. Okay, and then number 4, so makaka-acquire ka na yung new knowledge relate to the existing knowledge. So number 35, letter D po tayo, letter D. So ayan na siya, so meron dito instructional model. So number 36, when the learner is well motivated, he performs his task blank. A, with indifference. B, uninterestingly. C, arrogance, and letter D, with enthusiasm. So, bakit daw kailangan kasi ng kasi di ba before presenting your lesson, so kailangan mo muna yung motivation. So, bakit mo kailangan ng motivation before teaching? So, bakit daw kailangan ng enthusiasm before teaching? It is because, of course, hindi pala, bakit ito pala kailangan well-motivated? Of course, para let up. Nawala ako. Okay, when the learner is well-motivated, he performs his task with, of course, enthusiasm. So pag motivated siya, so magkakaroon siya yung enthusiasm or yung interest niya to learn new topic na ipapresent mo for that day. Okay, 37. Which of the following principles can support the increasing awareness about the value of early childhood education? Which of the following principles can support the increasingly awareness about the value of early childhood education? Sabi niya, akala ko unmotivated. So, pag hindi ka motivated na mag-aral, then
nako yung negative consequences niyan after ng result ng board exam is nako. Okay. Bakit daw napaka-importante yung early childhood education? Bakit daw napaka-importante nung early childhood education? Kaya nga 'di ba sa tawag ito sa 10533, meron nang mandatory na yung tawag ito, yung magsa-start na yung pag-aaral ng bata sa kindergarten. Bakit? Letter D? Sabi niya letter D? Sabi niya, so yung mga bata is capable of doing variety of tasks at a young age. So, kinder yon, kinder. Early childhood. Okay, so number 37, letter A po tayo. Letter A. So, napaka-importante po nitong early childhood education. Kasi, yung child's formative years are the first 5 years. So, dyan yung pinaka-foundation ng learnings ng mga bata. O, kaya nga, di ba, for example, sa nagtuturo ka. For example, doon sa kinder, o hinayaan mo lang, for example, preschool teacher ka, hinayaan mo lang na hindi marunong mag-identify ng letters, identify ng numbers, magbasa ng letters, magbasa ng numbers yung bata. So, madadala niya yan hanggang doon sa kanyang, for example, sa kanyang sa higher levels. So, wala siyang, solid na pundasyon sa kanyang early childhood education. So, yun nga. So, bakit daw? So, kailangan daw yung dapat meron tayong aware tayo ng value of early childhood education. Kasi yung first 5 years ng yung bata, is yun yung pinaka-importante in order the child to have the formative years sa mga taong yun. So, the child's formative years are their first 5 years. So, kailangan mayroon tayong strong foundation. So, dapat yung teaching dyan is very correct para hindi nila madala sa higher years. Magtatap sa ngayong gabi. Saan yan? Ngayon, ba't magtatap sa ngayong gabi? Saan ka ba pupunta, ma? Okay, so ayan. So, yan. So, number 38. Who is the best equipped to lead in the formulation of an individual education plan for special children? A, child psychologist. B, parents of special children. C, special education teachers. And letter D, child therapist. Sino daw yung best equipped para magturo sa mga special children? Alam na alam nyo to. Sino yung fully equipped para magturo sa ating mga special education? So, of course, yung ating mga special education teachers. Kaya nga meron tayong SPED, di ba? So, yung education natin ngayon is very inclusive. So, a person with disability ka man, tawag ito, meron ka mang physical disability, meron ka mang mental disability, ay pwede kang mag-aral. So, yung meron Republic Act dyan. So, yung inclusive education. So, lahat pwede. Inclusive. Lahat kasama. Walang maiiwan. So, that is RA 11650. So, lumabas yan sa SOCSTAD majorship ko dati. So, yan lang yung lumabas. RA 7836 at yung RA 11650, which is yung inclusive education. So, sino yung may karapatan mag-teach na mga special child or yung mga special children natin? Yung ating mga special education teachers. So, ano yung mga duties nila? So, they assess children's skills and learning requirements, designing individualized educational plans, and collaborate with parents, school staff to track students' progress. So, number 39, because motivation comes before learning, Teacher Donna should blank. A, teach concept from simple to complex. B, give the same task to all students in particular level. C, consider age level of students in teaching certain concepts. And letter D, follow the interest of students in assigning tasks. Sa mabuti na tumahimik na yung aso. So, ganyan talaga pag wala tayong
So, okay. So, ayan. So, bakit daw kailangan, dahil daw yung motivation daw, kailangan munang mauna bago ka magturo. So, ano muna yung gagawin ni teacher? Okay. So, tama naman yung taong bayan. So, kailangan munang i-follow yung interest ng students in assigning task. So, kung kailangan muna magbigay ka ng motivation, pag na-catch mo na yung attention nila, na-catch mo na yung interest nila, of course, mas matututo sila. Okay. So, yung number letter C, consider age level of students in teaching certain concepts. Ito yung kinukonsider mo yung diversity of your learners. So, number 39, letter D po tayo. Number 39, letter D. Okay, yan. Okay, number 40. A student was raised by authoritative parents. What will be his attitude in school? A, hostile. B, rebellious. C, relates well with others. And letter D, inferior being. So, meron tayong apat. According kay Bomrinds, parenting style. So, meron tayong authoritarian, authoritative, neglectful, and permissive. So, isa-isahin natin. So, meron tayong mga parenting styles according kay Bomrinds o Bomrind o whatever kung paano man yung basahin. Authoritarian, authoritative, neglectful, and permissive. So, when we say authoritarian, okay, ito yung gusto ko. So, sa ayaw sa gusto mo, gawin mo yung bagay na to. So, that ikaw ay isang authoritarian parent. So, when we say authoritarian, authoritative, ito yung tinatawag nating best parenting style. So, kasi merong part na authoritarian ka with a heart. Parang authoritarian with a heart. So, for example, gusto mong matuto yung anak mo, gusto mong mag-aral siya na mabuti, okay, aralin mo to. Tapos sabihin ng bata, okay lang ba man na later ko na lang siya aralin? Or maybe after ko aralin tong bagay na to, pwede ba akong maglaro? Sabihin naman ng mama, okay, sige, pwede. That's a authoritative na parenting style. So when we say neglectful naman, okay, so ako, kung gusto mo, anong gusto mong gawin, wala akong pakialam, gawin mo yung gusto mo, okay. So that is a neglectful type of parenting. And permissive naman, ito yun naman yung palagi ka na lang nagko-conform kung ano yung gusto ng anak mo. For example, gusto kong maglaro ma, sige, okay. O gusto kong manood muna ng TV ma, okay, sige. Okay, so yan yung apat. So meron tayong authoritarian, authoritative, neglectful, and permissive. So, okay. So, number 40. So, ano yung hindi kasali? So, ano yung, tawag ito? Ano yung magiging attitude ng bata sa school kapag yung bata is raised by authoritative parents? Of course, she can or he can relate well with others. So, pag authoritarian, ito yung attitude ng bata. So, magkakaroon siya ng, nagkakaroon siya ng hostility. Medyo rebellious yung bata at meron siyang at minsan nagkakaroon siya ng parang nagiging delinquent siya yung bata. So that is number 40, letter C po tayo, letter C. Okay, so number 41, how do novice learner process information? So paano daw nagpa-process ng information ang novice learner? So novice learner, ito yung mga a newbie pa lang, bago pa lang na mga learners. Okay, so novice learner process all the information. So ikaw ba yan? So lahat ba lang mga is at dyan kama, tuldok, memorize mo ba? Pinaprocess mo lahat-lahat? Alam mo kung saan banda yung tuldok? Alam mo saan yung kuwit? So novice learner ka pa lang. So when we say expert learner, ito na yung mga learners na nagpa-process na important information. For example, nag-aaral sila or nag-memorize sila pero mga clues na lang yung mga magbibigay sa kanila ng clues sa isang bagay. So that is
expert learner. Pag novice, process all information. Pag expert learner, process only the important information. So number 41, letter D po tayo. Letter D po tayo. So pag-usapan na lang natin yung mga learning styles. Ano yung mga learning styles nyo? So meron tayong bark lamang yan, bark. Okay, so meron tayong visual. Visual learner ka ba? So lahat na nakikita mo, mas natututo ka kapag nanonood ka ng, for example, ng lecturer. So maybe visual learner ka. So when we say auditory learner, ikaw ba yung lagay ka lang ng headset, tapos makikinig ka lang, so mas mabilis mong ma-retain yung information. So auditory learner ka. So ikaw ba yung learner na tawag ito, binabasa mo or sinusulat yung mga bagay-bagay o yung mga information? So nasa read or write na tawag ito, na learning style ka. So sometimes meron akong ganyan, yung para mas ma-retain yung information, sulat ko muna. Kasi pag nasulat ko, alam ko kung saan ko banda nilagay at kung ano yung mga pagkakasunod-sunod. Okay, and then, and last is yung kinesthetic learner. So may mga pagalaw-galaw ka dyan, may pa-karate-karate ka dyan ang movements para lang aralin yung mga concepts. So that is nasa kinesthetic or bodily kinesthetic. So meron tayong apat. So visual, auditory, yung learner na nagbabasa at nagsusulat, yung read and write, and yung kinesthetic. So yun yung apat. So next, number 42. So it occurs when the child is able to believe in something without knowing why he or she believes it. So nasabi ko na kanina, A, intuitive thought, B, hearsay, C, logical reasoning, D, critical thinking. Oh, sabi ni Ma'am Jazz, so visual, auditory, and read write daw siya. So ayaw mo nang may pakarate na learning style. Okay, so it occurs when a child is able to believe in something without knowing why or she or he believe it. So nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa pre-op. So okay, so that is, so yung bata nagre-rely lamang sa kanyang intuition. So nagre-rely lang sa kanyang sariling logic niya rather than perception. That is intuitive po. So number 42, intuitive. So major daw niya, o baka MAPI major ito si Ma'am. Okay, so number 43, it is also known as motor learning difficulties, perception motor dysfunction, or developmental coordination disorder, or DCD. This can range from simple motor movements such as waving goodbye to more complex ones like sequencing steps to brush one step. A, dyslexia, B, dysgraphia, C, dyscalculia, C, dyspraxia. So, yung letter C, meron talaga ako nito. Aminado. Aminado ako sa dyscalculia. Okay, so, yeah. So, that is dyspraxia. So, difficulty in motor learning difficulties. So, kahit na yung mga simpleng pag-wave lang is dyspraxia. So, dyslexia naman, difficulty in spelling. When we say dysgraphia is difficulty in writing, and dyscalculia is difficulty in numbers or solving, basta lahat ng may numbers. So, for example, problem solving sa mathematics, so meron pang dyscalculia. Sabi niya, okay, so allergic din daw siya sa math. So, it's a time. So, dyspepsia, yes, that is indigestion. So dyslexia, difficulty in spelling, dysgraphia, difficulty in writing, dyscalculia, difficulty in mathematics or numbers, and dyspraxia, that is difficulty in motor learning difficulties. May phobia daw sa math. Okay, so that is letter B. So wala eh. So kung gusto mo mag-top sa board exam, so kailangan mong aralin yung mga hindi mo gusto. Wala kang choice kundi aralin yung mga bagay na ayaw mo sana. Okay, so marami na tayo, yes. Okay, so Joyce goes with her father Melvin in school.
She enjoys the workplace of her father. Which of the following ecological theories is illustrated by the situation? A. Chronosystem, B. Macrosystem, C. Exosystem, at D. Microsystem. Sabi niya, it hurts kasi math major daw siya. So, wala ka talagang choice kung math major ka. Kasi automatic yan. So, lahat yun mag-problem solving, numbers, and et cetera na related sa mathematics. Okay, CCC. So, kanino itong ecological theory? Kay Yuri Bruffenbrenners. Kay Yuri Bruffenbrenners. Ecological theory. So, meron tayong microsystem, macrosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem. Okay, so that is exosystem. So, meron na yung illustration dito. So, yung microsystem, ito yung tawag yung mga learnings na mismo nakuha mo sa family mo. When we say naman itong mesosystem, ito yung, for example, a child, yung individual, so yung interaction niya sa school, sa, tawag ito, sa work, sa mga kapitbahay niya, nasa under niya siya ng mesosystem. So, microsystem, yung directly, yung direct sa bata na nakapaligid sa kanya, iyon yung kanyang nakaka-influence sa kanya, iyong nasa microsystem. So, yung interaction niya ng microsystem, so mesosystem, that is, yung interaction ng bata with either sa home, sa ibang bahay, sa school, sa kapitbahay niya, mesosystem. So, when we say sa workplace, so sumama yung bata sa workplace na kanyang tatay, so that is nasa exosystem. And yung macrosystem, yun yung mga, tawag ito, yung culture, values, beliefs natin, laws, nasa macrosystem. Yung pangmalakihang ano na siya. Okay. So, ayan. So, kay Yuri Bruffenbrenner. So, ecological theory. So, number 45. Okay. So, number 45. The period of physical, especially sexual maturation, which is characterized by rapid somatic growth, is known as blank. A, infancy, B, early childhood, C, puberty, and letter D, adulthood. So, basic na basic. Pag nagkamali, kurutin ulit. Okay, so number 45. So, yung sexual maturation, of course, yung meron tayong mga changes sa ating mga teenagers. So, mga tawag ito sa mga adolescents. So, that is, of course, puberty. Puberty. Letter C po tayo. So, ayan yung mga tawag ito, various parts na mayroong mga changes. Yung mga reproductive organs natin. So, yung mga bata, nagkakaroon na yung mga menstrual periods. Nakakaroon na yung voice ng mga bigote, lumalalim na yung mga boses, at saka yung tawag ito, nagkaka-pimples-pimples sa sila. Ayan. So, ayan. So, yung mga teenager siya, nagkakaroon na ng paglaki ng dibdib. Pero yung sa akin is, hindi naman lumaki. So, hindi siguro ako nakaranas ng adolescence period. Okay. So, ayan. Paglaki ng dibdib. So, yung may mga pa-pimples na dyan. So, magkakaroon na yung mga dalagingding na mga balahibo sa katawan. Saka yung mga boys dyan. And then, yung meron ng pag-taas pa ng mga height na dyan. So, meron na rin silang menstrual period. So, ayan. So, tapos sa boys naman. So, nagkakaroon na rin sila ng mga pimples. So, may mga bigote na sila. May pabigote na. And then, meron na silang, tinatawag yung, nag-iiba na yung boses nila. Tapos, meron ng genital growth. Ay, nako. Okay, tapos meron na silang, meron na ba silang mga mood swings? Akala ko sa mga girls, ano, pag meron menstruation. Hi kay Ma'am Venus. Congratulations, Ma'am. So, LPT na daw siya. Watching from Palawan. So, tawag ito. Sabi yung paglaki na.
O kaya nga, o, sabi nila may genital growth. Tingnan mo kung ano yung sinisilip niya. O diba, nakasilip siya. Okay, so number 46. Which does the infant learn when caregivers are neglectful and abusive? So ano na yung nalalearn ng infants dito? A, learn to mistrust. B, learn to trust. C, learns that the world is hostile or hostile. Letter A, 1 and 2. B, 1, 2, and 3. Letter C, 2 and 3. And letter D, 1 and 3. Okay, balikan natin yung simula ng 25. Matatapos na tayo ito. Matatapos na tayo. Konti na lang. Okay, so nagkakagulo na yung taong bayan. So, bakit daw, ano daw yung malilearn ng infant kapag yung caregivers are pabaya and abusive? Okay, so ayan, so ano, so ang tinatanong naman lang, ang tinatanong lang naman dito is kapag yung caregiver or yung for example nagbabantay sa bata is pabaya and abusive, ano yung malilearn ng bata? Of course, that is 1 and 3. So letter, wait. Mali yung ano ko, wait. Okay, so yung malilearn ng bata is first is magkakaroon siya ng mistrust and learns that the world is hostile. Okay, so letter D po tayo, 1 and 3. Letter D po tayo. Para ibang PPT yung ano yung na tawag ito na nesting ko. So number 46 letter 1 and 3 letter D po tayo. Letter D po tayo, number 46, letter D. Okay, number 47. With Chomsky's language acquisition device, what is true of toddlers? Okay, with Chomsky's language acquisition device, what is true of toddlers? A, cannot produce words. B, can learn language fast. C, pronounce words well. And letter D can learn language slowly. So according kay Noam Chomsky, so lang kanyang language theory. So according sa kanya, sa language theory ni tawag ito, Noam Chomsky, that a language is an innate. So, innate daw na, again, yung kay Chomsky, yung language daw is an innate na yung language daw ay, noong pinanganak tayo ay, meron na tayong capacity to learn the language. So, that is, again, so he is very known for his language acquisition device or LAD. So number 47, letter B po tayo. Letter B po tayo. So according kay Chomsky, so we can learn language fast dahil meron tayong innate na capability to learn language. So pinanganak tayo with the capacity to absorb the language. So marunong tayo, may kapasidad tayo na ma-learn yung languages. So then, for letter B. So, ayan. So, yung language acquisition device niya is yung theoretical tool which is used to explain how children learn and understand language quickly. Okay, so number 48. Which among the following is not an example of primary reinforcement? Primary reinforcements yung tinatawag. A, food. B, water. C, sleep. D, token.
Okay, so not an example of primary reinforcement. So that is, so alin na ba yung naiiba? Of course, that is letter D, tokens. So yung tokens are examples of secondary reinforcement. So ayan, so primary reinforcers are reinforcers that have innate reinforcing qualities. So for example, Jean learn, so this kind of reinforcers daw are not learned. So yung water, food, sleep, shelter, ayan, may ano pa dito, oh, SEX. So primary reinforcer pala yun, yung touch, yung pleasure, primary reinforcers. And then, yung secondary reinforcers, ito na yung mga verbal phrase, yung mga pinipraise mo na yung estudyante sa mga success nila sa loob ng klase mo. So, very good, congratulations, you did well, you did great, good job. So, those are verbal phrases. So, mga activities, so, pwede mo rin siyang, examples din siya ng secondary reinforcers and toys, foods. So, those are secondary reinforcers. So, yeah. So, yeah. Yan. So, kaya nga sa proof ed, so, at saka sa majorship, kung meron pa kayong mga majors, so, yung mga not to include except, hindi yan siya naka-caps lock. Hindi yan siya naka-capitalize. So, kaya kailangan yung, kaya nga pwedeng sulatan yung questionnaires. So, yung lapis nyo, lahat ng clues doon, for example, except, bilugan mo yung except, tapos i-underline mo yung clue words para hindi, tawag ito, para hindi tayo, ano to, hindi tayo maligaw sa tamang sagot. So, ayan. So, number 49 na. Teacher Donna observed that one of her students excels in activities requiring strength, speed, flexibility, balance, and high-end coordination. According to Howard Gardner, such natural intelligence can be identified as, so Howard Gardner's multiple intelligences theory, A, bodily kinesthetic, B, verbal logical, C, interpersonal, and letter D, verbal linguistic. So si Teacher Donna daw, so yung isang students niya, so meron siya mga pa-speed, flexibility, balance, hand-eye coordination, so ano siya? So pinaka-basic, so that is, bodily kinesthetic. So, ano-ano ba yung mga multiple intelligences natin? Meron tayong SHAM. So, first, we have bodily kinesthetic. So, ito yung mga gawain o ito yung mga intelligence o yung mga kakayahan mo na gamit yung iyong sarili. For example, dancing, ano pa ba? Sa sports na, yan, gumagamit ka ng bodily kinesthetic sa, tawag ito, yung mga, basta dyan, sa bodily kinesthetic, body smart. So when we say naman musical, so musically inclined ka, so marunong kang mag-interpret ng mga nota. Marunong kang mag-interpret ng mga nota, ng mga high notes, low notes. So marunong kang kumanta, marunong kang tumugtog ng mga gitara at iba-ibang musical instrument, nasa musical intelligence ka. Diyan ka nabibilang. So ikaw ay isang music smart. So when we say visual, spatial, ito yung tinatawag nating picture smart. So ikaw, marunong kang mag-interpret ng mga, for example, ng mga pictures. Marunong kang mag-solve ng mga puzzles na gamit ng mga pictures. So picture smart ka. Ito yung intrapersonal, ito yung self-smart. So marunong kang umintindi sa sarili mo. So marunong kang umintindi sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo, ano yung mga strengths, weaknesses mo, self-smart ka dyan. So when we say naturalistic or ikaw yung nature smart, so mahilig ka rito mag-hiking, so mahilig ka sa nature, so mahilig kang mag-alaga ng mga gulay-gulay dyan, magtanim ng puno, ano pa ba, naiintindihan mo yung mga environmental responsibilities mo, you are nature smart. So, eto, kung sino yung logical mathematical dyan? Ma'am Glidel, bahala ka dyan, hindi ko babasahin. Is maybe a singer. So, sige nga, ma'am, sample dyan. So, okay, sa logical mathematical, eto yung logic and number smart ka dito. So, ikaw,
So for example, math major ka, maybe you are math enthusiast. So yung forte mo is yung pagsosolve ng mathematical problems, so mga yung mga algebraic expressions. So nasa logical mathematical smart ka, nasa logic and number smart ka. So when we say verbal linguistics, so word smart ka dyan. So siguro mahilig kang magsulat o maybe writer ka, or maybe mahilig kang mag-speech in public. Yun, ikaw ay isang word smart. So when we say interpersonal, so ikaw yung people smart. So hilig mo yung mga public relation jobs. For example, ikaw yung palaging gusto mo yung mga ikaw yung palaging nagiging representative para to talk sa isang group of people, ganyan. So you are people smart. So yung ano mo, yung charisma mo sa tao, meron kang charisma sa ibang tao, yun yung tinatawag nating interpersonal or yung people smart. Sabi niya, hindi na ako yan basta smart. Ako rin, hindi na ako yan, bahala kayo. Okay, number 50, all of the following analogies represent the right correlation between processes and changes in human development except oh, sabi niya paano, tawag ito, paano daw pagmahal, ano yung sabi niya sir? Paano daw pagmahal ko yung mundo, naturalistic ako, pero mas mahal ko siya, pero siya ang mundo ko. Ay nako sir, bahala ka, ayoko lang problemahin yung mga ano mo, yung sentimiento mo kung hindi ka, o siya yung mundo mo. Basta ako, single pa rin sa 2024. Itaas yung bandera ng mga walang jowa. Papasayan after March. So yung hindi daw, except. That is, alin, all the following analogies represent the right correlation. So yung cognitive, yes, automatically, pag-iisip mo, yung cognitive, ano mo, yung thinking mo. So yes, correct. Emotional mo, yung mood mo, galit ka ba? Galit ka kasi hindi ikaw yung mundo niya? O kaya nawasak yung mundo mo? So yung emotion mo, yung down yung feeling mo, yes, mood, correct. Yung social mo, yung relationship mo towards the society, towards your parents, your teachers, your students. Yes, social relationship. So, yung hindi kasali is letter B po tayo. Letter B po ang hindi kasali. So, ayan. So, tapos na siya. So, balikan natin yung number, ano ba tayo yun? Number 25. Okay? Again, yung number 25, ang layo eh. Yung maaalala ko na lang. Okay? So, number 25, yung kay Lev Vygotsky. So meron tayong tinatawag na zone of proximal development. Ito yung bata is marunong na sa isang bagay na nahihirapan siya na may tulong yung teacher. For example, nahihirapan siya mag-cursive, so tinulungan siya nung teacher niya. So nasa zone of proximal development siya. So pag later on, kapag na nahasa na yung bata, alam niya na magsulat ng cursive. So, unti-unti nang i-withdraw ni teacher yung kanyang assistant. And then, magkakaroon na siya ng zone of actual development. So, sino yung nag-guide? Sino yung sumusuporta at nagbibigay ng assistance? Yun yung mga more knowledgeable others. Yun yung teacher mo, parents mo, o yung mga kaklase mo na mas nakakaalam ng specific na activity, tinutulungan ka. Those are more knowledgeable others. So again, yung cephalocaudal naman, yung unang nagde-develop is yung brain mo. Yung brain, mas naunang nag-develop o mas mabilis mag-develop yung brain mo hanggang doon sa the rest of the body. So nangyayari yan during the embryonic stage. So when we say cephalocaudal naman, so from the central axis of the body to the extremities naman, yung proximodistal. So how is embryo is being formed? Gaffey CE. So yung gamit ng girl and gamit and sperm ng boys mag-unite, mag-fertilize. So after ng fertilization, magkakaroon siya ng zygote. Yun yan yung tinatawag yung zygote o yung blastocyst na tinatawag.
And then yun ay magdi-divide sa multicellular, magdi-divide yan into multicellular at magiging embryo. So yung after na ay magiging embryo na siya, mai-implant na siya sa tawag ito sa uterus natin. So after diyan doon na siya magdi-develop as fetus. So sa 12 weeks, yun na nga yung entire chan mo is makukover na ng fetus. So after 14 weeks, ma-identify mo na yung gender ng iyong o yung sex ng iyong baby. And then 16 to 20, ito na yung nagkakaroon na yung movement sa chan mo kasi na naninipa na siya, na naniniko na yung baby. And number sa 24 weeks, ito na yung pwede nang yung baby is mabubuhay na outside the uterus. So for example, 'di ba minsan merong instances na premature yung baby, so pwede na siya mabuhay pero i-incubate na siya. So the rest ng after ng 24 weeks, so magwi-wait ka na lang kung kailan ka na manganganak. So next we have associative learning. So when we say associative, so ito yung individuals acquire information about relationship between the events or the entity. So ina-associate mo. For example nga, yung mga learners mo naglilinis, and after naglilinis, binibigyan siya ng teacher ng candy, ng biskwit. So na ano na sa mind ng bata, na every time na maglilinis sila, meron silang reward. So na-associate nila yung paglilinis sa kanyang, for example, sa reward nila, sa candy nila, sa biskwit nila, or sa mga pagkain. So when we say attribution theory naman, ito yung ability na ng child na mag-explain kung ano yung nag-cause ng certain behavior. For example, okay, galit yung jowa ko kasi late ako dumating. Okay, nagalit yung jowa ko kasi inindyan ko sa date. O nagalit yung jowa ko kasi hindi ko siya dinril. O nagalit yung jowa ko kasi hindi siya naging supportive noong nagre-review ako. So that is attribution theory. And next we have, ano pa yung naaalala natin? Yung hierarchy of needs ni Abraham Maslow. First we have physiological needs. So, yan na yung shelter natin, yung fulfillment ng ating physical body. So, after ma-fulfill yung fulfillment ng physical body mo, pag busog ka na, so, maghanap ka na ng trabaho, maghanap ka na ng, security, financial security ka na dapat. So, bago ka mag-love-love. Okay, so dapat may pera ka bago ka mag-jowa kasi paano ka makikipag-date kung wala ka pang libre. So after nyan, so after mo mag-love-love, so kailangan mo i-maintain yung safety needs mo. Yung safety needs mo, yung self-esteem mo, so kailangan ma-develop mo yan. So after nyan, so magkakaroon ka na ng self-actualization. So, kailangan mo i-maintain, pag nasa self-actualize ka na, so lahat ng nasa baba, yung physiological needs mo, yung safety and needs mo, yung love and belongingness mo, sa lahat na fulfilled mo na yan bago ka makapunta doon sa self-actualization. Okay? So, sino yung, tawag ito, so, sino yung equip para magturo sa mga special children natin? Of course, yung mga SPED teachers natin, yung special education teachers natin. So, so yun yun. And then, so after that, so bakit daw magkakaroon ng motivation sa learning? Of course, kasi kailangan natin i-follow yung interest ng mga bata. Kasi pag hindi mo nakuha yung interest ng bata, maybe hindi sila ready to learn something new. Okay? So, ayan. So next, we have parenting style. So meron tayong apat, authoritarian. So okay, gawin mo to. Hindi po sundin mo ko. Ito yung nararapat sa iyo, ito yung makakabuti sa iyo. Ito yung dapat sundin mo. So authoritarian na parent ka. When we say authoritative, meron kang balance. For example, medyo authoritarian ka with a heart. Parang ganun. So merong tawag ito, parang may democratic na nangyayari sa between you and your child. So authoritative, ito yung best parenting style. When we say neglectful, so pabaya ka. Pabaya kang ina. So nag-anak-anak ka pa, pabaya ka rin lang ng pala. Okay, so permissive, so palagi mong anong gusto mo, kung anong gusto ng anak mo, o sige ka lang ng sige, gora lang ng gora. So that is permissive. So then meron tayong dalawang klase ng learners, novice learner, process
all information, expert learners process important information. And then, meron tayong different learning styles. So, BART lamang yan. BART lamang yan. First, visual. Visual ka. Pag nakikita mo yung mga information, mas nare-retain sa'yo. Auditory, kapag okay na sa'yo na makinig ka sa mga drills dito ni Sir Melvin, mas mabilis kang natututo, you are auditory learner. So, kung ikaw naman yung learner na nagbabasa at nagsusulat, so, okay lang din. Kasi, tawag ito kailangan, kasi much better yung retention mo kapag nagbabasa ka at ito naman yung, tawag ito, ikaw yung klase ng learner which is may pa-action-action ka dyan, may pa-karate-karate ka dyan ka habang nag-aaral ka, kinesthetic learner ka. Okay, so when we say intuitive thought, binabalikan ko lang yung mga items na hindi natin na-drill. Intuitive thought, this yung bata dito is nagre-rely lang sa kanyang intuition, more on intuition lamang siya. So the child believes in something without knowing why he or she believes it. So hindi niya lang kung bakit niya pinapaniwalaan yun, basta intuition niya, oh, okay na to. So nasa intuition niya lang. Okay, so meron tayong iba't ibang learning difficulties. When we say dyslexia, difficulty in spelling. When we say dysgraphia, this difficulty in writing. When we say dyspraxia, difficulty in motor learning difficulties. And yung dyslexia, dyscalculia is the difficulty in numbers or for example, difficulty in numbers, for example, mathematics. Okay? So yung puberty again, yung puberty, ito na yung stage which is meron ng physical changes, especially yung mga rapid growth, especially yung sexual maturation natin. Kasi meron ng nangyayaring growth sa ating somatic, meron ng somatic growth na nangyayari. Okay, so Chomsky naman, so ano yung sabi ni Chomsky? So language daw is an innate, meron na tayong capacity to learn the language. Kasi nga, di ba, for example, sa family natin, yung lahat ng nakikita, naririnig ng bata, ini-imitate niya, ginagaya niya. So that is language acquisition device ni Noam Chomsky. So meron tayong mga primary reinforcement. So yung mga primary reinforcement natin, ito yung mga innate reinforcing activities. For example, water, food, sleep, pleasure, kasama din doon sa tawag ito, kasama din doon sa may primary reinforcement. So when we say secondary, ito na yung mga verbal praise, yung mga tokens, activities, kasama na yung mga foods. So those belong to secondary reinforcement. And then, so meron tayong multiple intelligences. So meron tayong visual spatial. So yung you're good in pictures. Mathematical, you're good in math. And then kinesthetic, yung body smart ka, verbal linguistic, so word smart ka naman dito. Musical, so pag musical ka, so music smart ka, marunong ka tumugtog, marunong kang kumanta, lahat ng related sa music, so alam mo yan. And then interpersonal, so people smart ka, so you are relating, nakaka-relate ka palagi sa ibang tao. And intrapersonal, ito yung self-smart. So, alam mo, kilala mo yung sarili mo kung bakit ganito yung nangyayari, bakit ganyan ka, bakit ganito, yung strength mo, weaknesses mo. Intrapersonal smart. And naturalistic, ito yung nature smart. So, kung mahilig kang mag-hiking, mahilig kang mag-garden-garden siyaan, mahilig kang mag-bonding sa environment, so nature smart ka. So, yung may pinakalas pa dito, yung pinaka sinasali nila yung existentialist na tinatawag. So, and number 50, yun na yung pinakalas na, yung hindi kasali, yung letter B, biological language. So, that ends our child and adolescence development for this afternoon. So, natuto ba tayo? So, natuto ba yung taong bayan? Okay. Okay, so mamaya meron atang live for majorship, pero hindi ko lang alam kung ano yung majorship. So, thank you so much, everyone. So, sige, sabihin yung pangalan nyo with an LPT sa huli. Okay, so, at anong top nyo gusto? Ayan, so, sana natuto.
Sana natuto at pagpasensyahan nyo na yung nakayanan ko. Char. Nakayanan. So, thank you so much everyone. So, good luck. Mag-aral ng mabuti. At in-expect namin. At alam ko, in-expect nyo rin na papasa kayo after March 2023. So, ayan sa mga Sokstad babies namin. So, meron kaming YouTube channel. The Duo Top Notch